fighter. Oh, kumakain ka pa. Kumusta naman? Okay. Live na tayo, pero kumakain pa tayo. Pero siyempre, ganun talaga. Good evening po sa lahat, no? Dinaretso na namin kasi katatapos lang namin sa online o blended B-course. No? Kaya ito po eh konting subo lang, no, para mapapasok na namin yung guest natin dito sa Football Life. Okay? Yun. So syempre, papakilala ko ang guest natin na super active ano dito sa Central Luzon. Sila po ay mga kabatch ko ng futsal level 2. At the same time, kasama nating nagsasakripisyo. So kailangan ipakilala natin dito sa Football Life. Sinabay na namin yung tatlong ito para may comparison, tapos we get to learn from them. Matuto tayo sa kanila, matuto sa isa't isa. Tapos tingnan natin yung paano ba sila nagsimula, ano yung mga needs, ano yung mga kailangan nating gawin for Luzon, Central Luzon, ano? Yes. Para umusbong ang football at futsal. Yan. So, habang nag-share, ipakilala mo na. Pinakilala mo na nga eh. Pakilala po ulit natin. Oh, anyways, itong dalawang, itong tatlong guests natin, no? Mga bigating coaches to sa kanilang region, no? Of course, si Coach Mark Francisco involved sa Pampanga. Okay? Si Coach Emil Pellezer involved sa Olongapo. At itong naman si Coach Floyd Crisologo ay involved naman sa Pangasinan. So, we will welcome these three coaches para ma-share nila yung mga experiences nila at ang mga journey nila ngayon sa pag-improve ng football doon sa mga areas nila. So again, good evening po sa inyo lahat ng mga nanonood ng Football Life and thank you for staying with us. Sorry kung medyo na-late kami ng start. Okay? Sorry kung medyo na-late kami ng start, no? Kasi katatapos lang po ng blended B course, no? Kanina lang. So kanina yung graduation and we have at least how many participant, partner? Na meron tayo sa B? 20? Yes, almost 20. Yes, and then we have 3 foreign coaches, no? So, ayan po yung advantage na we are having a coaching convention held in our country. So, our local coaches will have a privilege to take that opportunity to take the license. So, ayan, may mga foreigners tayo na yung iba based dito sa Philippines, nakapangasawa na at nagtitake ng course dito sa Pilipinas. Ayan. So, hopefully, I salute you coaches for able to finish the first part. Continue to preach and teach the game dito sa ating bansa. No? Pero, yun nga, yung challenges itong pandemic, hindi siya ganun kadali, but we encourage everyone to learn the fastest way possible. No? Tapos yung mga natutunan natin kay Coach Maro, kay Coach Aris Kaslib, at saka sa mga mentors, pati with our other coaches, eh, may-apply natin doon sa online approach. Ayan. So, again, we'd like to thank our partner, Decathlon Alabang, for always supporting Football Life and Nemesis Football Academy. Of course, partner, meron ka bang gustong sabihin pa para papasukin natin yung tatlo? Excited na akong kilalanin at i-introduce ang ating bigatin na tatlong Luzon Triangle Offense. Yun yung tawag ko dito. Triangle Offense. Okay. Ito yung ano kasi batang-bata pa sila. Yeah. Papasukin na sila. Oh, hindi na ba natin babatiin yung mga nag-shoutout? O, mabilis lang. Shoutout kay John Punsalan, Jeremy Tayag. Oh, i-share nyo po yung ano ha. Yung videos natin para marami makapanood. MC Blanco, Nelson Gasik. Yan. So, share nyo yung live natin para marami makapanood.
So papasukin ko na sila. Ayan. Siyempre, letter E yan. Emil yan. Eh, si Floyd. Coach Floyd, ano? Tumigil ka? Coach, parang nasa biyahe ah. Tumigil ka ba muna? Oo, coach. Stop muna ako. At least, napigyan mo kami ng oras mo, ha? Diba? Parang nasa 7-11 lang, ha? Hindi na kasi standby, ano, coach. Eh. Stop, ano, over. Ayan. So, yung mga nag-like sa atin, si Nico Sembrano. Latest share natin, si Nelson Gasic. Latest follower, si Brad Jack. Hello, Coach Brad Jack. Ayun, oh, Coach Emil, oh. You know, grabe si Coach Daddy Emil. Daddy Emil, congratulations. Ang ganda ng background mo, color pink, color green. Babaeng babae, ha? Ayun, ayun, si Coach Mark. Mark. Yan na po. Good evening there, Coach Mark. Good evening. Ayun. Ayun, no? So ayan na hanap kayo ng pwesto nyo ha para tuloy-tuloy na tong showbiz arangkada natin. Yan, nakapwesto na. Okay lang yung pwesto mo, Floyd. Okay lang. Mamaya. Okay lang ba? Wala kukuha ng cellphone mo dyan? Maririnig na lang. O, Coach Emil, okay ka lang? Gusto mo magsalita para marinig namin kung okay na yung ano mo, yung light mo, Coach Emil? Okay na po. Okay na. Oh, sige, Coach Emil, since si Coach Emil naka-connect, pwede ka bang mag-shoutout na sa mga fans okay, mo? Okay. Go ahead. Okay, shoutout ako sa mga taga-Olongga po coaches, sa mga taga-Tarlac, taga-Pangasinan, mga taga-Pampanga. Shoutout sa inyo lahat. Thank you, Coach Mike, sa Coach Aris, sa pag-invite sa akin dito. So, at least ngayon, alam na, malalaman na ngayon kung ano yung mga ginagawa ng mga Olongga po coaches. Yun. Yes. How about Coach Mark? Good evening, good evening. Good evening, Coach Mike and Coach Aris. Thank you so much sa pag-invite sa Football Life. Shout-out sa mga coaches from Pampanga and football enthusiasts and even to the players and sa mga support sa program ng Luwentay, Clark International Football Academy, sa tuloy sa Don Bosco Foundation Pampanga, and even sa mga teams and local FAs from Luzon and from Olongga po and even from Central Luzon Football Association. So, yun. Shout-out din sa mga players ng Clark International Football Academy, si Sir, kay Sir Nico and kay sa mga D. Reyes brothers. Thank you. Okay. Babo si Coach Floyd. Sa akin, shout-out sa mga kasama ko kanina. So, Delta Kim. And siyempre sa mga coaches din ng Pangasinan, especially sa aming club, Pangasinan United Football Club, and sa aming affiliated FA, Central Luzon Football Association. So, yun. So, hello din sa Olongga po. And Coach Emil, happy Father's Day. Ninong. Ninong. And Coach Mike, hello. Long time no si Coach. And Coach Aris, Coach Mike, thank you din sa invite. Yan. Oh. Yung misis mo, hindi mo babatiin para papasukin ka na sa bahay? Atik yan, Coach. May stopover muna ako dito, ah, Santa Barbara. Ayun. So, super grateful tayo at nagsama-sama kayong tatlo, ano? Kasi nag-iisip kami ng strategy, eh. Diba? Puro isa-isa yung ginawa namin, dalawa. Ngayon, kayo yung una, no? Kasi kayo yung triangle offense natin dito sa Central Luzon. So, magkaka-age pa kayo. Masaya to. Oo. So,
Magkaka-age pala kami, ano? Si Mike lang yung matanda rito. Mga nasa parang late balik, 20s kami. Parang baliktad ata yun, ah. So, yung batchmates ko, nag-meet na naman kami, ano? Okay. Ang lagi naming simula dito, ano? Ang laging simula ay gusto nating ma-inspire yung mga kabataan sa provinces. So, tayo, kayo mismo, nakikita na kayo sa Facebook, sa football field, tapos sa futsal court, di ba? Kung hindi lang court, sa beach football rin, halos lahat na nga lang andun kayo eh, pati sa motor, pati sa kasal, kung ano. Lahat ng venue, nakikita kayo, pero sharing tayo dito para ma-inspire natin yung mga ibang kabataan, ano? Para matulad sa atin na tumutulong rin, nagko-coach. So, huwag tayong mahihiya na sabihin talaga kahit ipagyabang yung mga activities natin. Para din na makilala tayo, makita nila yung mga programa natin. Ano? Pero partner, siguro, mabanggitin din natin yung mga issues, ha? Kasi magandang masagot nila ng personal yun, kung ano may yung mga issues na yun. So, hindi ko alam yan, ha? Coach Emil, sabi nila sobrang guwapo mo daw, Coach Emil. Anong masasabi mo doon? Ay, ay. Yeah, ano? Joke lang yun, joke. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi, bago tayo magsimula, no? Bago natin puntahan yung usapang yan, no? Siyempre, nandito yung mga nanonood sa inyong tatlo, no? Dito sa Football Like, nandyan si MC Blanco, tapos si John Punsalan, sabi niya, Coach Mark, kumusta? Oh, si John Punsalan, kung naalala mo daw. Tapos si Jeremy Tayag, oh, pa-shoutout mga idol. Tapos Cleo Fabregas, good evening po, Coach. Larry Ramos, pa-shoutout kay Coach Emil. Okay? Hello. Tapos ayan. Si Sir Roberto D. Roberto D, sir. Good evening. Happy birthday. Happy birthday, birthday po, ha. Pasensya na po, hindi ko pa maturuan si ano ngayon, katatapos ng B. Ayan, so pwede na ulit next week. Ayan. Jeremy Tayag, Jan Punzalan, Jaworski Banyes. Ayun, Jaworski. Arman Eugenio. Okay. Si Nelson talaga, ang kulit eh. Oo nga, si Nelson, yan. Alden Pilotos. Okay. So, yun muna, ano, warm up lang yun. Mamaya, papasok yung iba. Alam mo naman, pauwi pa lang yung mga kapatid natin na coaches. Pero, buwelo na tayo kasi tatlo sila. Ano? Siguro naman, simulan natin sa pinakabata. Ang unang tanong, ano, i-share nyo, paano kayo nag-football? Paano kayo napunta sa football? Sa dami ng sport, bakit football pa? Tapos, ikwento nyo, paano umangat, ano? So, simulan natin kay Mark siguro kasi kami yung pinakabata rito eh. So, i-share mo, Mark, paano ba napunta sa football? Hindi sa modeling. Ako rin, sa modeling dati, pero iniwasan ko eh. Sa football ako napadpad. Yun ang mahirap pagka ano. Simulan ko na, no? Seryoso ba Mike? To? Oo, okay. Oh, seryoso. Okay. Mike, pa-co-host mo ako para ma-share ko yung pictures. Ay, sige. Oh, simulan mo na, Mark. Okay. Good evening to all of the coaches, especially sa coaches sa Pilipinas. Dun sa mentor ko kay Colonel Roy Auro. So, very thankful din ako. So, I started playing football in Cavite City. When I was in Julian Felipe Elementary School. So the program of Sangli Football Club is to tap all of the public schools in Cavite City in order to popularize football under the leadership of retired Colonel Roy Auro, who is my mentor as well. So doon ako nag-start grade 4. So nag-start sila doon na mag-recruit ng mga players na sumali doon sa football. Then nag-stop ako ng grade 5.
nag-stop ako mag-football ulit ng grade 5. But nung grade 6 ako, nag-start ulit ako. Inaya ako nung isang kaibigan ko, and the name of Anthony Pering. So magdalawa lang kami sa Julian Felipe na nag-continue mag-play ng football. Nagpa-practice kami sa Sangli Point, Cavite, sa Cavite City, dun sa Naval Base. So tapos nung nag-start ulit ako mag-football ng grade 6, dire-diretso na siya, kasi libre naman yung turo ng Sangli Football Club. Then hanggang sa nung nag-start ulit ako ng grade 6, magagaling na yung mga kasama ko. Magagaling na talaga maglaro ng football. So nag-start din kami under Agrebo Hertz sa Laguna, usually yung venue, under 14. Then kasama namin sa under Agrebo Hertz ang Laguna, ang Kanlubang, ang UPLB, saka maraming teams, and even Lipa. So doon talaga ako nag-grow as a football player. I started from scratch. Mahirap kasi magagaling na yung kasama mo. So you need to strive more. Kasi most of them, usually Cavite City, sila yung nagcha-champion sa U14 Agrebo Hertz. Sa Southern Tagalog, or tinatawag pa siya noon na Football Association of Southern Tagalog. So nag-strive ako. Ang ginagawa ko noon, bago lumabas ng klase, automatically diretso na ako ng football field. Isa lang yung bola namin noon madalas sa Cavite City. So what I am doing before ako, diretso na ako. Hindi na ako umuwi ng bahay, I did not go home. So I go straight to the field, kinukuha ko na yung bola, then kaharap ko yung wall, then I start kicking the ball, nagwo-walling, then dire-diretso. Because sabi ko, I need to cope up with my teammates. Until such time na nag-high school, so nangarap ako. So sabi ko, sana maging team captain din ako in the future pagdating ng high school. Then dire-diretso na noon, when I was in third year, naging team captain naman ako ng high school team. Then up to fourth year. Then, of course, takot din ako noon na I need to strive more in order to be a scholar or varsity in a university pagdating sa college. So, yun. But I was lucky because most of our mentors, especially sa Sangli Football Club in Cavite, napaka they are strict, but they really teach us life, how to live as a person, not only in football. So hanggang sa nung third year na ako at fourth year, medyo natatakot ako, baka hindi ako makapasok sa scholarship pagdating sa college. Then nakapasok naman ako sa perpetual, then they gave me 100% full scholarship and even food allowance and even dormitory. So yun, then I played as well in different national leagues, just like U14, U16, U19. Nandiyan pa ang Adidas, nandiyan pa rin ang Go for Gold, parang ganun. So yun, nagdire-diretso lang ako. Then yun, Mark, dyan, di ba? Yes. Tuloy natin yung mga playing tapos mga games, kasi nagkikita kami, partner Mike ni Mark sa, naalala ko, National Men's Open pa. Siyempre, ka-age ko siya. naglalaro kami noon. So, from there muna, putulin natin. Puntahan naman natin ang kaibigan natin sa Olongapo. Ang father. Bagong ama. Yes. Okay. Ikwento mo naman, Emil,
para every time na syempre magkita pagbalik natin, ikwento mo yung football story mo. So simulan mo, bakit ka napunta sa football, tapos parang si Coach Mark umangat hanggang ngayon. Sige, Coach. Pero palapakan mo muna natin kasi congratulations, no, kay Coach Emil. Thank you. For new father. Okay, go. So, bago ko mag-start, Coach, batiin ko lang muna yung mga yun sa club ko sa MBFC. Go ahead. Tapos si Sir Robert, D, happy birthday. And then yung mga yung players ko na all girls sa, and then Ate Glenda, Willie, kamusta po kayo? So, bago po ako mag-start, yun po, nag-start ako elementary when I siguro grade 6. So, yun, nag-try out ako ng 4 district meet and then yun nakuha ako. Tapos ang first position ko nga noon is goalkeeper. So, task ko ng goalkeeper, nag-champion kami sa district meet kaya nakuha ko sa 4 city meet. So, yun, doon nagtuloy-tuloy yung interest ko sa pag-football kasi doon naging masaya ako eh kasi marami akong friends. May mga coaches na nagkaroon ng interest sa akin kasi nga, yun nga, nabilis ako. May potential daw ako. Kaya sabi ko, try kong i-push yung pag-football. Baka sakaling mag-grow ako. So, yun. Yun, kahit pa paano nag-improve ako, nakitaan ako ng mga coaches na, ay, okay ito. Push natin, training natin. So, yun, very thankful ako sa mga coaches sa Olongapo, especially mga old coaches. Like si, shoutout kay Sertonet Tenebro, Coach Raul, kay Coach Jan Bayarong, yung mga mentor ko, Coach David Bayarong. Sila talaga yung mga nag-push sa akin. Si Coach Roy Auro, si Colonel, mga mentor ko yan. So, hindi ako mapupunta dito sa pag-football kung wala sila. So, especially din sa pamilya ko na nag-push sa akin para i-grab tong opportunity para mag-football. So, yun. Pagtapos nung high school na nakuha ko sa palarong pambansa, isa ko lang sa Olongapo. So, napakasaya ko nung time na yun. Kaya dun talaga gawin ko talaga tong best ko para baka sakali mag-national team ako. And then yung mga may mga naririnig po ko na pag na baka makakuha ko ng scholarship for the colleges para makatulong din sa pamilya ko. So yun, after nung klaraan, nagkaroon ng pumunta sila Coach Roy sa Brent, kasi may mga friendly game doon against mga PAC and doon sila. Sabi niya sa akin gusto ko daw mag-try out sa PMMA. Kasi dati doon siya nagtuturo. Sabi ko, sige coach, tanungin ko yung magulang ko. So, yung tinanong ko yung magulang ko, sabi sa akin, wag na anak, sabi niya, may pang-aaral naman tayo. So, sabi niya, focus ako sa studies. So, yun, yung college ako, hindi ako talaga nag-football. Nag-focus ako sa studies sa Gordon College, yung school ko na yun. Pero, yun nga, may football, pero hindi naman ganun ka-active before. So yun, nagkaroon ng futsal tournament ang nag-introduce sa amin si Coach Jan Bayarong. Sabi niya punta kami sa may tournament sa Manila. Nakalimutan ko na po yung tournament na yun, pero isa siyang parang national league. So yun. So doon ko nakilala si Coach Ese. So one of the talaga head ng Pasarget FC. So siya yung nakagkaroon ng interest sa akin para mag-try out sa Pasarget. And then binigyan niya ako ng chance para magkaroon ng opportunity sa national team. Kaso hindi ako nag-push kasi nga iniisip yung dito nga sa amin, family. Naabutan mo ba si si Coach Mike noon? Mike na paalain tulong sa akin. Kaya pala. Ito pala. Po? naging coach ko po siya ng Pasargad. Pasargad. Coach Aris, napakalaking tulong sa akin ni Coach Mike sa especially sa tactical. Napakagaling magbigay ng info. Napakagaling mag-motivate.
Kaya pala, hindi lang ba yung football ang tinuro niya? Pati yung mga diskarte sa ibang bagay? Hindi. Hindi, coach, ano, sa akin siya natuto. Yun ang banat. Gets ko na. yun ang banat doon, di ba? Oh, turuan mo. Coach, thank you sa iyo. Turuan mo pa ako, Coach Emil, ha? Alam ko, mas matulis ka eh. Siyempre, bago natin ituloy ang yung mga tinuro ni Mike ano sa iyo, lipat tayo dito sa Floyd. Pangasinan. Yan. Ang poging-pogi ang ating kasama sa Linggayen. Coach Floyd, ikaw naman i-share mo yung ano? Okay ka na ba, Coach Floyd? Okay ka lang ba diyan? Panelingot mo eh. Nakakatakot yung mga ano, sinishare nila. Hindi, yung sa amin, ano, coach, nag-start ako kasi FUTBOL eh. Doon ako nainganyo. Tapos, after pag-recess, during recess time and what they call this, lunch break, yan, papakawalan kami ng mga teacher, direto kami sa field kaagad. So, yun, start nun, grade 3, katawan talaga yung malaki. Doon ako nag-start, grade 3, grade 4, grade 5. Diretso yan, hanggang high school. Na-stop lang ako ng ano, first year and second year high school kasi nag-private school. So, sa kakulitan dahil walang larong football, nag-enroll ako sarili ko going back sa public. So, naglaro ulit ako ng third year and fourth year high school hanggang college ako. Nag-try out ako sa JRU dati, sa Rizal University. Late ko na nalaman na parang nakapasok po ako sa varsity noon. And naka-enroll na ako sa Pangasinan State University. So, kaya balik Pangasinan pa rin ako. Doon ako nag-start na mag-football. Actually, hindi pa ako scholar ng first year ko eh. So, yun ang hinahabol namin kasi medyo kipit nun sa nung college. Talagang hirap, kailangan ng scholar para makapag-aral. So, yun. Football ang nagparal sa akin. Kaya dun din ako, yung passion ko dun na talaga napunta. Saka supportive din kasi yung family ko noon. Kung ano yung sports namin, talagang sinusuportahan kami kung ano yung gusto namin. Ikaw, yun, coach. Ikaw ba ang salarin kay Coach Emil? Ikaw ba? Ah, wala po akong kinalaman dyan. Oo nga eh, kasi dapat kaibigan mo yung commander niya. Yun nga eh, hindi ko lang paano nasungkit ni Coach Emil kasi naging nakadikit sa akin yung mga yun. Pero nung nagkwento siya na naging coach pala niya si Mike, nagets ko na. Lahat ng mga kuro-kuro at tanong ko, ngayon ko na naintindihan. Nasagot si ba, Mike coach? Pala nasagot. Yung coach eh. Nasagot lahat. Alam mo, manamana lang, no? Minsan iisipin mo, yung mga ganyan diskarte, di ba magkasama kayo lagi sa course? Alam na, naambunan mo na yan, nabiyayaan mo na. Di ba? Ka ba? Since na kwento nyo yung kung paano kayo nagsimula, no? Importante dyan ngayon, syempre. Partner, nag-coach na sila. Tama? Coaching na, coaching. Nung napasok na kayo sa coaching. Siyempre, nung napasok kayo sa coaching, Coach Mark, ano ba yung nag-inspire sa'yo? Or sino yung nag-introduce sa'yo? Or sino yung nagdala sa'yo para mag-coach? Pero bago mo sagutin, akala nyo siguro may laro dito, ano? Kasi nagbibigay kami ng discount sa Decathlon Alabang. Itong si Mike kasi bigatin yung sponsor, kaya bigyan natin ng discount yung mga naka-lockdown na football people. Yes. So may game kami. Ano yung game natin, Mike? The coaching eye. So hulaan nyo yung kahawig ninyong tatlo, no? So pag nahulaan ninyo, syempre mabibigyan kayo ng discount sa Decathlon Alabang. Kung tanong nyo, discount. Dahil lockdown pa. Naglag ba si Mike?
Hindi, okay lang ba? O, dahil lockdown tayo, sabi nyo, baka matapos na, pwede pa rin kayong mag-avail pag okay na siya. Okay? So, ganun siya. So, yun, partner. Ibigay mo na yung blues para dito sa tatlong guest natin. Oh. Coaches, ano? Medyo nahirapan kami dito kasi sanay kami na isa lang yung research sinahanapan namin ng kahawig eh. Pero kayo, tatlo kayo. Kaya ganito na lang, ano? So kung sino man yung makahula, ang galing nyo. So ang clue natin, ako muna, ang clue ko sa inyo, ang kwentong kalook-alike nyo ay football player, football superstar, tapos World Cup superstar. Oh, yun lang yung clues ko. Tatlo ah. Para mamaya mag-isip-isip na sila. Yung mga viewers, mag-ano na kayo dyan. Maglagay na kayo ng mga guests nyo. Mag-comment diba? Na kayo kung sino yung hula. Mag-comment na kayo. So, tatlo yan ha. Oh, Mike. Tapos yung tatlo na yon, isang word lang yan. Isang word sa pool na silang lahat. Oh, ikaw Mike, sino? Ano? Ikaw okay na yon. Yun na yung tip mo na. Hindi, meron ka. Meron ka yung Pilipino, yung Pinoy. Ano. Yung sa akin naman dito, yung mga yung tatlo na to, eh, sobrang tagal na nito sa industriya. Okay? Sobrang tagal na sa industriya at marami nang naitulong at marami nang nagawa. Okay? So, may kahalintulad din siya sa mga ginagawa ninyo, sa mga areas ninyo. Though hindi pa kayo ganun katagal at ganun katanda, pero halos mga may kahawik sa inyo itong mga ito. Okay? So, tatlo lang muna. Tatlo sila. Diba? So, tatlo rin. Katulad ninyo, tatlo. Grabe. Grabe si MC Blanco. Ang bilis ng guest nyo. Pero si Mark lang naman yung hinulaan mo. Tatlo po sila. Hulaan mo yun. Oh, basta yung guest ko, MC Blanco, hula mo isa lang eh. Dapat tatlo. Tatlo. Yung clue para dito sa tatlo, Pilipino sila, okay, at matagal na sa industriya ng pelikula. Okay? So marami na silang naitulong at naiambag. Sila yung pinakamatagal. Oh, tama na Mike, tatlo nga lang, inulit-ulit mo eh. Oh, tatlo nga. Okay. Yun. So mamaya, kung makahula kayo, ano, kasi kayo yung uhula, may discount kayo sa Decathlon na labang, yung mga football equipments, sports equipment, ang coaching. Okay. Sa coaching na tayo. Start then kay Coach ano tayo? Kay Coach Emil, no? Baka Coach Emil. I-share mo naman Coach Emil yung program na ginagawa ninyo sa Olongapo po. At kung paano ka nag-coach, sino nag-inspire sa iyo at ano yung mga challenges mo during that time? Okay. So first yung tanong muna ni Coach Mike yung about sa ano, sa paano ako nag-start. So yun nga po, yung mga bago ako nag-start, syempre naglaro muna ako, nagkaroon ako ng interest sa paglalaro ng football. So doon pa lang pinangako ko sa sarili ko na gusto ko i-share knowledge ko about football, about sa buhay na na-experience ko nung once na naglalaro ako. So yun, yung mga nag-push sa akin talaga is sila, yan, sila Coach Mark, Coach Roy, Coach Kernel, Coach Jan Bayarong, David Bayarong, Sir Hubert, Coach Raul, Sir Tenet. So sila talaga yung nag-push sa akin para i-push yung pagko-coach. So kasi nga malaki yung tiwala nila sa akin para sabi nila, sige coach ka sa mga bata malaki na may matutulong mo sa kanila. Wala tong pera pero ang tulong mo na lang sa mga grassroots natin sa mga bata is yung skills mo. So ayun, yun minahal ko yung pagtuturo ko. Yun yung pinurso ko talaga siya. Naging masaya ako sa pagtuturo ko sa mga bata, especially once na natututo sila sa mga tinuturo mo. Tapos yung pagbibigay mo sa kanila ng mga about sa mga tactics na natutunan nila, nagagawa nila na maayos. Tapos yung mga programa po namin dito, yun nga, thank you sa kasi
pag-invite sa akin dito. Dito i-share ko yung mga ginagawa ng mga coaches, di lang naman ako. So yung mga coaches dito sa Olongapo is very napakasipag nila, no? So hindi lang sa community, ang focus namin is for club, for school base. So yung mga coaches dito is lahat ng mga coaches mayroong mga community. So mga nagtuturo talaga sila. So makikita mo pagdating ng tournament, ang dami talagang teams na nagjo-join. Nakikita mo nabibigla ka kasi akala mo yung mga nagte-training lang sa Oval yung pupunta sa tournament, pero mabibigla ka, nandun na yung mga ibang barangay nandun. So napakaganda ng programa. So especially si Coach Arce, yung sa Dragon Ball Kickers, may isa siyang community doon sa barangay Pag-asa. Napaka-active niya. So may mga street kids na yung mga palaboy, yung mga nagbebenta ng mga bote, yun mga tinuturuan niya yan. Napakagaling na walang takot talaga. Nakikita mo talaga na talaga may mga potential talaga. So i-guide mo lang sila, no, so proper coaching. Tapos yung mga coaches dito, yung may mga club, ganda ng programa. So napakalaki ng tulong ng coaching courses like yung ginagawa natin Coach Mike, yung PYCC. So napakaganda na nade-develop sila yung mga coaches, yung mga sila Coach Jana, Coach Dave na nabibigyan ng guide yung mga coaches dito sa Olongapo, especially grassroots. Kasi kung walang grassroots, hindi wala tayong players na magagaling, eh, no? Na makapag-compete sa ibang bansa. So, yun yung mga programa. Isa pa yung mga kasibulan. Napakalaking tulong niyan. Yung mga player namin kasibulan before, ngayon, napupunta na sa UST, FEU. So, laking bagay na nakapag-produce tayo ng players galing sa programa natin. Tapos, yung isa pa dyan, yung mga tournament, nagkakanda kami ng sarili namin tournament. Yung like example, yung ibang clubs walang pang-compete outside sa Olongapo, no? Outside, ang ginagawa namin is nagkakanda kami ng sarili namin tournament to have exposure for the kids, no? Tapos every month is we have a tournament, no, para at least lahat ng tinitraining namin is na nagagawa namin sa game. Tapos yun, makikita mo talaga na ang ganda ng selection kasi we have good players na galing sa grassroots. Natuloy-tuloy siya, napakaganda. So yun, thankful ako sa mga coaches dito sa Olongapo. And then sa mga courses na napakalaking bagay na nabibigay, na educate yung mga coaches, na nabibigyan ng guide para turuan yung mga ano, yung mga players. Tsaka isa pa Coach Mike, yung Coach Harris, no, na may ano kami, bagong association kami dito for the coaches, no. Yung Olongapo Football Coaching, Olongapo Football Association, no. So parang, kasi hindi kita nakita sa picture doon. Hindi ako naka-attend ng meeting kasi nag-alaga on ng mga baby. Okay. So yun. I-mention ko lang, no, na meron na kaming ano, may mga officers na kami. And then may by January magkakaroon kami ng mga plan, yung mga plano namin for next year. So headed by president namin si Coach Jan Bayarong, David Bayarong, and then vice president si Tagawad Arce, Coach Arce. So bakit namin ginawa to is for the coaches, no, para mabigyan sila ng work, para mabigyan sila ng financial, no, kasi yung mga coaches dito is puro voluntarily na lang, so wala silang kinikita. So ako, na-experience ko yung Coach Mike, Coach Aris, no, na talagang walang kinikitang pera pag nagko-coach. So ang hirap mag-adjust. Minsan nga pag may training ako, naglalakad lang ako papunta sa field, pauwi ganun din. Minsan papunta lang yung pamasahay ko pabalik. So etong association na to is mag-guide yung mga coaches, mabibigyan ng benefits, ng kahit papaano konting paalawan siguro, at mabigyan ng magandang trabaho para magawa din nila yung katulong sa grassroots. At the same time, makatulong din sa kanila. So yun, thankful ako kay Coach Jan Bayarong kasi siya yung nag-push talaga, tsaka si Coach David Bayarong na nag-push talaga na magkaroon ng association ng mga coaches dito sa Olongapo. So yun lang, Coach. Thank you. Ayun. So, yung mga hindi mo pa nakwento, siyempre, puro plano yung naikwento mo, Coach Emil. How about the challenges naman? Siyempre, hindi siya ganun kadali. Yung programa mo na yan, okay, mga challenges. Pero kayong mga programa, pero
ang sarap siguro pakinggan kung lahat yan smooth sailing, di ba? Tuloy-tuloy lang siya, parang pag sinabi ko ito, okay na agad, okay go, takbo. Pero ganun ba nangyayari sa Olongga po? O pwede mo may share? Siyempre coach, sa ganyang si ganyan gantong larangan, siyempre may nagkakaroon din tayo ng mga ano, ng mga mistake, mga hindi naman perfect eh. Yung pag nagka-conduct tayo, pag nag-organize tayo ng like ng tournament, ng activities, hindi naman perfect eh. May mga challenges na hindi minsan hindi 100% makukuha natin. Pero at least na ay paano nabibigyan, natutuloy pa rin, no? Natutuloy pa rin natin yung mga activities kahit na minsan kulang tayo sa fans, kulang tayo sa support. At least kahit paano, nakakapag-start tayo. So yun naman yung importante, nakakapag-start tayo, nakikita ng mga sponsor, ng ating mga community na may ginagawa tayo. At least kahit once na nag-start tayo, makikita nila na ay, okay pala yung ginagawa na to. Tapos sa mga challenges, syempre, mga coaches tayo, may mga nakakaaway tayo mga magulang. Minsan, Emil, bago mo ituloy dyan sa away sa magulang, siguro, itong susunod na coach, expert ito sa mga ganyan na bagay. Ha? Yes. Bago pala natin ituloy yung kwentuhan, ano, kasi kanina, yung ginagawa natin na dynamic football, yung philosophy natin sa football, alam niyo yan kasi nag-attend kayo ng courses, yung dynamic football. Meron tayong five fingers, di ba? Ito lagi namin ini-introduce para habang yung coaches ano, nakiki-interact sa atin, maalam nila yung five fingers sa Philippine football. Yung kanina is yung technique. Ito ngayon, nasa tactics tayo. Ito, yung hintuturo kasi, tactics yan. Yan yung ginagamit natin mag-coach, di ba? Yan yung pangalawa. Yung una kanina is yung technique kung paano natin turuan mag-football. Yung technical aspect ng mga player. So, sinasabi ko ito kasi nakalimutan namin ni Mike, ano? Nagmamadali kaming kumain kasi para may laman yung chan. Medyo whole day yung online courses natin. So, gusto nating ano. So, balikan natin itong kwentong dealing with parents. Although, kilala ka, ano, Coach Mark, na tumutulong sa mga players sa far-flung areas. Pero ituloy mo muna yung regarding sa parents. Ano, alam ko, may technique ka kung paano ligawan yung mga magulang, kung paano i-deal yung... Yan tayo, nasabi ko sa... I-deal yung, ano, yung okay. Relationship. Akala ko ligawan eh, ikaw talaga. Itong si Mark yung pagkwentuhin natin. So, ituloy mo dun, tapos ikwento mo yung nasa picture natin, ano? Sige, Coach Mark. With regards sa parents naman, how we're going to deal with the parents as much as possible. Dapat, we need to be fair din eh. So, hindi ako masyado nakikipag-close sa mga parents as much as possible. Why? In the first place, during selection, if their son or daughter will not be selected to the team, medyo tampuhan yan. So, of course, the parents are very important and they are really important because kung walang parents at hindi nila pinayagan yung mga players natin, tapos na yung program natin as much as possible. So, how we're going to deal with the parents? First, we need to educate or orient them paano yung football? Ano yung pwedeng maging benefit ng bata? If they will going to play football, yun yung mga dapat nating isalang-alang dun eh. We need to consider that. We need to have a parents orientation as much as possible. Then, I'm going to share my experience how to deal with the parents when I was in Don Bosco, Pampanga. Every now and then, every month or if there's an important event, nagpapatawag kami ng parents meeting. Actually, napupuno namin yung hall eh, when I was in Don Bosco, Pampanga. So,
because we have different age categories, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12. So you need to deal with the different characters of the parents. Not all parents will going to agree on your plan. So meron pa ring taliwas dyan, meron ding susupport sa'yo. So, but at the end of the day, we need to get their sympathy, or not sympathy, their support to the team. Because sometimes, especially kapag wala na tayong support to the other, for example, transportation sa school, or means of yun nga, means of transportation or registration sa mga tournaments, at the end of the day parents can provide, diba? Especially dun sa mga private schools, but in our case, dun naman sa mga remote areas na inaano namin, na tinuturuan namin, still parents are cooperating in some way. Nakakatulong pa rin sila. Coach, paano, ano bang pwede namin i-provide? Pwede ba kami maglinis ng football field? Ano pa bang pwede namin ma-contribute? Yung payagan lang yung bata na makapaglaro ng football is malaking bagay na yon para sa atin. Okay? But ang isa lang sa pwede kong ma-share sa parents, as much as possible, huwag tayong masyadong close sa parents. So that kapag selection time na ng players, especially if it is regional, if it is there's a tournament, walang masabi rin sa atin yung ibang parents. Mahirap 'yan. They will going to look into dun sa bakit si ganito na select, yung anak ko hindi na select. So we need to have a criteria as well in selection of players. 'Yon. Dun sa panliligaw naman ng player ng parents, hindi ko naranasan 'yun. Parang meron kang gusto ng si Mike siguro doon sa mga remote areas, ano, kasi nakikita namin yung mga program nyo going sa mga bundok. I-share mo naman dito paano ka na involved doon, paano ka rin, di ba, kasi hindi naman madali yung ganun. And ano yung mga stories mo doon para ma-inspire natin yung ibang coaches rin na gawin yung ginagawa mo? I just followed the footsteps of my mentor, Colonel Roy, the retired Colonel Roy Auro and Coach Roy Auro Jr. They really educate us to help the poor and bring football to everyone. Not only even to the poor, to the poorest. I just want to share it, just like what I experienced through football, just like being scholar, free education until I graduated ng free, walang binabayaran, with the help of them as well. So gusto ko rin ma-share sa iba. Gusto ko lang rin ma-share sa iba. Then with regards to the AITA community, when I was in Don Bosco, nagbabike lang ako, I saw the community. Nakita ko lang. So sabi ko, maybe the right sports for them, of course, even to us, it's not really basketball because we are short. Maliliit lang yung mga AITAs, but they are fast. They are agile. Mabibilis sila. So sinabi ko rin sa sarili ko, football is not only being a scholar, being a varsity in a university, but football for us is life. For example, in the football field, once you fall down, you need to stand up, and of course, you need to continue playing. It is just like in life, right? Once you have problem, then you fall down, you need to stand up as well. That's what I want to share it to the different kids, even in the remote areas. And of course, for your information, in the AITA community, they have their own culture. Just like what happened right now. They stopped playing football during ECQ and GCQ.
most of our players, they started to marry, no, as early as 11 years old, 12 years old, 14 years old, 16 years old. They have their own culture. Pagka ginusto ng lalaki, mapangasawa yung isang babae, automatically they can buy. They can buy it to their parents, some sort of dowry. Bibili nila yan ng kalabaw, Coach Mark, or Coach lupa. Mark, sa ganong kaagang age, pwede na? Yes. Yes. As of the moment, ngayon, during pandemic. Teka, Mark. May kalabaw ka ba, Mike? Bakit mo natanong, Mike? Ano ka ba? Inistorbo mo. Ang ganda ng kwento ni Coach Mark. Biglang natanong ka, Mike, kalabaw ka ba? Tinanong ko lang kasi nga nagulat ako doon sa kwento ni Coach Mark. Diba? Wala. Itong si Mike kasi. Sige, Coach Mark, tuloy mo. Saka na natin. So, ngayon, may players kami. 12 years old, buntis. From one of the areas of Aitas here sa Sitio Target. As early as 12 years old. Yung mga ganong cases. So, gusto ko rin i-share kung anong na-share sa akin in a small way na maybe they can dream. Not even playing football but also how they can finish their studies and paano makaalis. Hindi naman makaalis. How they can be educated through these sports na hindi mag-asawa na maaga. Hindi mag-asawa na maaga. And they can enjoy their life. They can enjoy their life. Actually, pag every Saturday, binababa namin sila sa CDC Parade Ground. It's a risk. You need to take risk in every situation. Alam nyo ba na kapag may nangyaring masama sa mga bata na yan, for example, no, ikaw nagda-drive ng jeep. Unfortunately, nabuhay ka. Wag naman sana mangyari. Nabuhay ka. Then may namatay na isang bata from the Aita community. Ikaw nabuhay ka, yung isang bata namatay. Papatayin ka rin nila. They have their own law sa taas. But of course, kung iisipin mo yon and you will not continue and take risk, walang mangyayari. So, ayan, Mike, narinig mo yon ha? Delikado pala. Hindi, so, iba naman yung, yun. Iba naman yung part na sinasabi mo na yun pag namatay. Ang sinasabi mo yung ano, pag gusto ng asawayin, di ba, Coach Mark? Anytime. Walang magagawa ang babae. For example, ni-rape ng lalaki yung babae, automatically, kung gusto ng lalaki yun, wala nang magagawa, mag-aasawa na lang sila. Then, for example, Coach Mike, ikaw, hinawakan mo yung babaeng player sa private part, automatically, kung wala kang asawa, kailangan mo siyang pakasalan. Wow, okay. Yun yung rules nila. Mm-hmm. That's their own rules. But, to cut the story short, yun, I just want to share it, just like my mentor shared it to us, yung football, how beautiful football for everyone. Yun. Then even in sa orphanage, same din yung ano namin, yung objective namin. Not even being a scholar, being a competitive player, but how we can give an opportunity in other aspects of life through football. Yun lang naman, Coach Harris. Ayun. Yung picture na to, nakikita mo ba, Coach Mike? Meron ka bang coaching eye? Nahawakan ba niya o hindi? Hindi. Nahawakan niya yung ano, yung ibinigay. Yung ibinigay. Oo, yung ibinigay. Oo. So hindi siguraduhin mo, baka may hawak 'yun kasi pakakasalan niya talaga. So hindi pa pwedeng pakasalan ni Coach Mark kasi hindi niya hawak. Hawak niya lang. Oo. So, Coach, alam mo yung player na 'yan? That player share ko lang ah. We have an interview right now to Coach Bob Manlulu. Coach Bob Manlulu went over here already last week. So hopefully that girl will be one of our successful player here in Pampanga to be graduated in Ateneo. Kung saan ka graduate, Coach Aris? Hopefully matuloy this coming semester. We're just getting her documents, then
she will be one of the scholars in Ateneo through football or even in academic. Maganda yan. So, yun yun. Hopefully, hopefully ano, maganda yan. Para hindi lang ako yung Aita sa Ateneo. Meron ding babae, ano? Yes. Okay. Yan. Okay. Thank you, Coach Mark. Ano? Sana... Sana wag kang mawalan ng energy, mawalan ng hope sa iyong ginagawa. Okay? Siyempre, dito naman tayo sa Pangasinan. Okay, si Coach Floyd naman, i-share mo ang coaching. Paano ka nagsimulang coaching tapos yung programa natin na ginagawa, ano? Coach Floyd. Yung sa amin coach, ano eh. Nag-start ako magturo nung depression ako na ano way back 2013 school. So pagbalik ko doon nakita ko yung mga varsity walang nagtuturo that time. So ang ginawa ko, nag-share ako yung mga experience ko noon kung paano kayo mag-training, and doon nag-start parang sige gusto kong bumalik ulit. Then nung nagtapos yung year na yon, nakausap ko yung mga batchmate ko dati. Ano kayang magandang plano? Parang nagpa-plano kami ng enjoyment namin na since hindi kami makalabas, hindi kami maka-join sa tournament. Dati, sumasali kami sa Alaska noon. So, hindi namin magawa. Ang ginawa namin, what if dali natin dito? So, yun, dinala namin doon sa amin muna eh. Baga nag-invite lang kami ng teams na kung sino gustong sumali kasi trial and error coach eh. Lakasan lang ng loob talagang ginawa namin kung kaya naming magpa-tournament din. So, nag-try kami and we started six teams. Yun. Nung na-start ko yun, sabi ko, teka, parang ang sarap ulit bumalik. Parang ang sarap ulit bumalik sa paglaro. Eh, since syempre, graduate na, tapos ano na rin, hindi na rin ano yung katawan. So ginawa ko, what if magturo na lang. Doon ako nag-start magturo hanggang sa si Sir Julius Season. Nag-take ng siyon eh. Binigyan niya ako ng copy. So greenhouse ko, meron siyang activities doon eh, mga 5 activities ng greenhouse ko. Medyo natuwa ako. Sabi ko, maganda to ah, sabi ko. Doon, tas itong si Rick Padilla, sabi niya, mag-take ka ng si, kaya mo yun, sabi niya. So, sabi ko, sige, try natin. Sabi ko, para dagdag knowledge pa, parang meron kang maituro sa mga bata. So, yun. Nung nag-take na ako, dun ko na-realize na mas maganda siguro pag mas bata. Kasi, napansin ko, magtuturo ka minsan ng college, zero knowledge. So, ang ginagawa namin, bumaba kami sa high school, bumaba kami hanggang kung may elementary, mas maganda. Yun ang ginagawa. Doon ako nag-start. Tapos, minsan yung R1AA ginanap. Gaganapin ata doon sa linggay nyo. Eh. Hindi ako nagkakamali kung R1AA yun o palaro. Ano, may si Sir Jerry Paet. I think kakilala nyo na po yun. Kinuha yung contact number ni Kuya Jack. Eh yung time na yun, nakapag-take na ako ng sinaghanap sila ng magpo-coach. Doon ako nag-start. Doon ko talaga na try na mag-coach talaga ng high school, elementary, and ladies futsal. Talagang hamon kasi tatlong teams yung hahawakan mo, and paano mo yung ma-manage yung time. And luckily nga yun, nakapag-take. So, madaling mag-manage ng time. Yun nga lang, medyo mahirap pang, anong tawag dito, ipataw sa utak ng mga old way of coaching na ang training dapat whole day. Yung mga ganun bagay, kailangan umaga, hapon. As in, mag-training ka, uubusin mo yung oras. So, in-insist ko lang, kahit nasabihin mong sinisitan na kami ng ibang mga coaches, bakit ganito? Relax sila, sabi nila. Hindi sila makapag-train ng mga coaches. Although, hindi nila nakikita kasi may time kami talaga na madilim pa lang nag-train kami for physical activities. Pero, during daytime talagang technique and tactics lang talaga yung ginagawa namin. So, yun, 2 hours, okay na. Doon ako nag-start talaga, coach.
Tapos, yun, malaking tulong din sa akin yung college student. Tuturuan mo ng kung paano sila kukumpit sa college level. Kung paano mo sila i-adjust. Kung paano mo gagamitin yung team. Yun yung biggest ano sa akin biggest challenge sa akin as a coach noon nung nagpo-coach sa amin ng train kung paano mo i-improve sa isang college level ang laban na maging college level although zero knowledge pa yung iba. Yun, shout out doon sa wife ni Coach Emil, na-handlean ko sila, si Coach Risa. Actually yan, sila talaga naging training ground ko mag-coach. So proud ako sa team na yan, yung especially yung girls team na yan na na-handlean ko for 2 years, I think, or 3 years. Napaka, ano, parang masaya ako sa kanila. Parang hindi mo masyado na coach si Coach Riza. Hindi man, ano ko, ano ko yan. Nagpaalam naman yan, coach. Hindi, yun na. Tapos, yun nga, doon ko na-realize na masayang mag-coaching. And proudly saying din na nagbo-volunteer kami talaga doon. Ayaw namin yung dito lang sa area na to malakas. Kami lang yung dapat may knowledge. Kami lang dapat yung natuturo. Which ginawa namin. Kung kaya namin i-share sa mga karatig bayan namin para mas lumakas yung challenge pa. Yung labanan ng mga teams para mas maganda. Ganun ang ginagawa namin, sharings. Wala kaming pakialam kung kahit pare-parehas kami ng level, pare-parehas kami ng knowledge. Yun nga yung mas maganda, mas napapalakas namin yung teams. Mas napapalakas namin yung mga players. And regarding doon sa ginagawa ko, nakita ko lang doon kasi sa ginagawa ni Coach Aris yun sa Baguio. Which is, hinahamon ko yung sarili ko talaga na talunin yung high school team nila together with the college team namin. You know? Yun pala eh. Yung pala yung gusto mong marinig eh, partner. Yan pala, kaya pala eh. Yung gusto mong marinig. Hindi, totoo yun, Coach Mike. Talagang tinarget ko yung team ni Coach Aris. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ko matatalo kahit once lang or mapalesen man lang yung score na ginagawa nung team niya sa team namin sa Pangasinan. Kasi nakakaya college yung hawak ko. Tapos grabe sila kung in-score sa team namin. So, parang hinamon ko talaga yung sarili ko na hindi pwede ito, kailangan umangat kami, hindi pwedeng napag-iiwanan kami. High school versus college kasi coach. So yun, kaya pinupush ko na talaga yung mga kasamahan ko na kung kaya mag-train ng mas bata ang i-pick up namin para pagdating ng high school, hindi naman parang napag-iiwanan. Kailangan palaban ba? Kasi yung team rin ni Coach Emil, malakas din eh. Yun. Ang magandang mga kwentuhan kasi naging motivation para sa iyo, Coach Floyd, yung mga ganong senaryo, no? Kasi dapat naman talaga, dahil yun yung senaryo, kailangan mag-step up ka, di ba? Yes, Coach. Kasi kung hindi mo gagawin yun, sino pa ang gagawa, no? Para dyan sa Pangasinan. Okay. Tapos, sa challenges naman, Coach, madami pa dito, Coach. Pero sa daming yon natutuwa rin ako. The more na dumadami ang challenges namin, the more naman kaming nabubuo. And the more na kahit papano nadadagdagan at willing na mag-step up din. Gaya ko na gustong umangat din. Parang, siyempre, may baga palakasan na eh. Baga gusto naming lumakas talaga eh. And one time, siyempre, both teams, Olonga po, Pampanga, yan, sila Coach Matt. Nagsisend na ng players for national team. So, we are aiming na din. Kahit pa paano na, sana, hopefully, hindi man ngayon, alam naman natin na long-term plan kailangan to eh. Long planning to eh. Long period to. So, nangangarap kami na one time merong Pangasinan ulit. Ulit kasi may mga nakapunta naman na ng national team. So, sana, meron at meron ulit ma-produce. Kahit pa isa yun, paunti-unti, at least meron. Para magtuloy-tuloy din at saka meron din motivation sa bawat players dito sa Pangasinan. Yun! Grabe yung sharing. Ang ganda. Merong tanong si Mike eh. Itong si Mike yung researcher ko pagdating sa mga showbiz. Mga issue. Di ba? Kilalang-kilala ang Central Luzon pagdating sa mga issue and show business. So may tanong si Coach Mike kasi partner tayo with the FM 101. Tapos yung mga ibang podcast ano regarding football.
kasi halos lahat nagsimula dahil sa pandemic. Ngayon, may mga naririnig kami doon na chismis. Chismis or totoo or ano. Ngayon, dito sa Football Life, kinaklaro natin. Dito, kumbaga, dito yung ano eh. Nahaba mo pa yung gusto mo sabihin. Gusto mo naman. Para hindi mabigla si Mark. Alam ko si Mark yung gusto mong tanungin eh. Hindi lang, hindi lang si Mark yan. Meron pang iba dyan. Pati si Ip. Regarding si sa? Hindi, maganda tong tanong natin na to kasi syempre sila mismo ang dapat makasagot. No? I mean, siguro sila yung tamang tao na ma-explain nila yung side nila pagdating sa mga issues na to. No? For sure, itong mga tatanong namin sa inyo, coaches, is just merely narinig namin at pwedeng kayo na mismo ang mag-explain ano ba yung totoong nangyari dito. Okay. Since nabanggit na ni Coach Aris, Coach Mark, na napakinggan lang din namin to, no? Ito ba 'yon, Mike? Yung hindi yung babae niya, hindi 'yan. Ang tatanungin kasi hinawakan niya yung kwento niya kanina, pag nahawakan kasal na. Oo nga eh, pero mamaya 'yan. Mamaya tanungin natin muna bago mo itanong yung sayo. So, ito ba 'yon, Mark? This is one of our coaches in SIFA, si Coach Risa. Siya yung tumutulong dun sa bakit nagkaroon ng sponsor din yung one of the ITA communities in situ target. Siya yung mga isa sa mga tumulong sa amin. Grabe. Nag-starter. Parang daw huli na natin ah. Parang medyo may ano yung sagot eh para anyways, Coach Mark. Alam ko ano lang 'yun, patalastas. Patalastas sir. Alam ko Coach Mark kasi controversial coach ka din kahit papaano eh. Kasi napakinggan ko rin 'to na yung bakit daw nakakapasok ka sa course without an endorsement ng FA. Pwede mo bang i-clarify dito sa Football Life? Ano ba yung nangyayari? Paano mo nagagawa yun? Or ano ba talaga reason behind? Siyempre, may mga politics thing, may mga issues. Pwede ba i-share mo dito sa Football Life? Ano ba yung nangyayari ganyan? Ah, okay. Honest to goodness, with regards dun sa, of course, all of us wants to learn more with regards to football, right? So, you need to make a way. In order to educate yourself and even to share it with, of course, why you are educating yourself. Of course, I wanted to share it as well to not only to Pampanga coaches, but Coach Emil knows that even in Olongapo, even in other places, even in Pangasinan, when I go to Pangasinan, I share what I have. And even when I was in Palawan, no? Yung mga references ko, I give it to the other coaches. Now, your question is, paano ako nakakapasok dun sa mga coaching courses, no? In the first place, based on the personnel of PFF, once you are a C-licensed coach already, you will be invited as well to different coaching courses. So I'm not bypassing the Central Luzon Football Association, but the Philippine Football Federation itself wants to invite me with different coaching licensing in order to go further to my coaching education. What else, Coach Mike? Aside from bakit ako nakakapasok sa mga coaching courses, no? It is not palakasan system, eh. But I need to make way. For example, I don't have a slot in Central Luzon Football Association. Of course, I need to make way in order to have a slot as well to coaching licensing. In the first place, my former We are belong first before it, when we were in Cavite, nasa Football Association of Southern Tagalog kami. So kung walang slot or hindi ako mabibigyan ng slot from Central Luzon Football Association, I will make a way na pwede akong i-adapt ng some football association as well. Ganun lang naman 'yun eh. Yeah. Kailangan mo gumawa ng paraan para matuto ka.
at para hindi mag-antay sa ibang association. I think bago ano, yes, Mark. Maganda yung objective mo, ano? Maganda rin yung ano. Kailangan hanapan ng diskarte, hanapan ng ano. Ang tanong ko, bakit nga ba, 'di ba? Kasi iniisip mo siguro, hindi rin ako papayagan or hindi ba ako i-endorse ng association. Sinubukan mo diba? Rin ba 'yon, Coach Park, kumbaga? Meron bang ganon? How si Central Luzon Football Regional Football Association started? Councilor Caricativo, Glenn Caricativo knows that we help as well. How they started the Central Luzon Regional Football Association. And once they don't have players, in order to play with them, naglaro naman ako sa kanila. In order to represent, the first is Tarlac Football Association. And we help. Siguro, I was misinterpreted as well by the staff or officers. Officers of Central Luzon Football Association, but some of the actions that I need to do, I don't need to ask permission to Central Luzon Football Association. Just like what you are doing, Coach Aris, you know that, Coach Aris, you have your own football association in Baguio. and you are also an independent coach who's developing football. Alam ko yan. Yes. Na-experience mo yung coach. But yung ano, no? We Mark, are open. Yes. Medyo bigyan ko lang ng backgrounder, ano? Yung mga kasama natin sa Football Life. And I think magandang topic kasi ito. Lumabas ito dun sa mga balitaktakan ng mga officers, president, gensec, at coaches. Last week with the football podcast ni Coach Aki, ano? And maganda rito na ano, kasi pareho tayo. Even me, may mga issue ako na hindi dumadaan sa Regional Football Association. I am still attending sa PFF. Kasi nga, same tayo ng objective. Gusto nating makapunta, gusto nating maka-attend na bakit kailangan ano. Pero yun nga, I think kailangan nating tignan rin, ano? Although gusto nating gawin 'yon, pero meron tayong rules and regulations. Meron tayong mga protocols na kailangan din. Oh, may mga protocol. Even si Mike, 'di ba? May mga frustration tayo na coaches na bakit hindi ako na-endorse? Bakit ano, sayang naman eh, meron akong time, meron din akong, 'di ba? Kaya ko namang mag-join. So, yung mga ganun. Anyway, even the office is trying to solve. Kasi minsan may mga politics yan, may mga ano. Pero, like ako, as much as possible, nung nangyari yun, nag-sorry ako, nakiki-peace ako sa mga officers, ano? Kasi ganun naman talaga. We really have to work with them. Yung sa inyo siguro, ang lalim kasi. Alam nyo yung Pampanga Tarlac, ano yan eh. Kayo ba, Floyd? Damay kayo. I think damay rin yung Pangasinan attached sa Central Luzon. Olongapo? Olongapo is part of Central Luzon, ano? No. Yes. Ano, coach? Provisionary. May nag-apply sila, pero provisionary. As of now, part kayo ng Central Luzon. And alam natin yung Tarlac Pampanga, may parang rivalry yan na nag-grow. Nag-grow siya to the point na, di ba? Ganun tayo minsan pag very passionate tayo sa isang bagay, yung kalaro mo, katunggali mo, medyo dinadamay na, nagiging personala, nagiging maganda yun. Pero, partner, yung ganung aspeto nga yung gusto natin tingnan, no? Like what Coach Mark is mentioning, no? Yung politics, o sabihin na natin yung rivalry, it's given, no? Kasama yan sa football. Pero dapat, yung development ng football, siguro tingnan natin in a bigger perspective na dapat every coach, all the coaches involved should be learning together. No, hindi pwedeng yes. yun naman dahil kalaban natin sila, hindi siya maganda tingnan. Yun naman, Mike, talaga yung objective ng courses. Pero yun nga, when you go ano, kailangan ano, maging mature rin tayo, maging kailangan babaan rin natin yung pride natin and we follow the ano,
the system kasi babalikan tayo eh. Babalikan tayo. Ngayon, ang solution ano Mark? Kasi even I heard the story, Iloilo, lalo na yung mga football ano ha, Iloilo Bacolod, may rivalry talaga na matindi rin. So ang medyo mainit yung topic dyan. Unless may gusto kang idagdag doon. Anyway, time will do the healing na lang. Ano? Kasi alam ko rin yung medyo ano doon eh. Medyo nagkainitan yeah. ng samaan ng loob. Parang ganun. So time will, ano na lang, let time do the healing. Basta importante, involved pa rin tayo sa football. Ngayon, mapunta tayo sa ano, sa mental, di ba? Technique, tactic, physical, tapos dito tayo sa mental. Ano yung mental? Inisip ko, ano kayong mental aspect pagdating dito sa tatlo? So, tungkol sa family. Kasi pinakita na ni Mark yung mahiwagang ano niya eh. So, sa family naman tayo, tanungin natin ang ating unahin natin si Floyd. Yes, si Coach Floyd siguro kasi mukhang siya yung naunang kinasal eh. Oo, si Coach. Tapos, si hindi Coach lang nauna, pinilit pa niya tong isa na. Oo, kasangkot din to sa isa eh. Kaya ayan tuloy si Coach. Oh, i-share mo naman yung ano kasi very active ka mismo. Ituloy mo yung kwento mo na yung misis mo yung nag-encourage sa'yo na mag-join sa football, di ba? May mga challenges ba na parang nag-away kayo or nagkatampuhan or yung anak mo, hindi ka naka-attend ng something. I-share mo naman, Floyd, yung family and football, ano mo? Sa akin, Coach, yung tanong nyo kung meron bang hindi ako naka-attend, marami na, Coach. sa akin, ano, Coach, ha? Masakit para sa akin minsan, siyempre as a father. Gusto ko nandun ako. Pero minsan, like nag-i-stay ako sa kandun. Pag, especially malapit ang R1AA namin, nag-i-stay talaga ako sa kandun. So yun yung medyo mahirap doon. Ang swerte ko lang po talaga, Coach, yung intindihan ba, kung may pagkukulang ka ngayong time na to, ibawi mo pagkatapos. As ganun din kasi naman sa misis ko minsan. Minsan sobrang busy siya. Honestly, kahit minsan natutulog na ako, puro papeles ang higaan namin. Puro papel. So, yung time niya for me, or sa amin, wala. Kasi syempre, alam mong busy siya sa work. So, ganun lang. Intindihan lang po talaga sa amin. And, minsan, hindi natin maalis yan sa mga asawa natin. Hindi natin maalis na magselos sila kasi syempre, yun yung time na magre-rest sila tapos tayo naman yung magiging busy. Kumbaga, talagang kailangan mo lang intindihin yung hindi lang sa simpleng intindi, Coach. Kailangan mo nang mas malalim na pag-intindi. And yun, yung sa bata naman, I'll make sure naman na pag hindi na ako busy, babawi ako kung kayang yung time ko ibibigay ko sa kanila doon lang sa kanila. Yun, kasi hindi din naman anong tawag dito, Coach? Hindi naman sila yung time grabber ba na gusto nila sa kanila lahat. Ganun. Okay na yung mabigyan mo lang sila ng time. Basta ipakita mo lang na okay kayo. Okay yung time na yon for you. Tapos I'll make sure din naman na kapag time nila talaga. So yung mga busy moment, yung mga busy moment talaga namin, palit talaga ng busy rin sa family pag family time. Ganun po. Yun. So, yung ganun, ano, I think ang daming makarelate na football coaches, yung mga time, lalo na pag may mga tournament tayo, may mga yes. Out of town na activities, ano. Kaya itong si Emil, swerte. Kasi isa siya sa, ano, newly
Newly daddy. Ikaw ba mauna, Floyd, magkwento paano nag-ano tong si Emil kay wife niya? Or hayaan na natin si Emil. I-share mo naman, Emil, kasi isa kang family man ngayon. Paano naman? Paano kayo nagkakilala and paano kayo ano? Kucharis. Emil, gusto mo ako na magkwento? para ano? Para mas ibang perspective. Bukingan ba? Bukingan? Coach Floyd na lang. Si Coach Floyd ba? Itong si Mike, nag-brown out daw bigla eh. Kaya ewan ko kung nakikita tayo sa live ngayon eh. Meron ba? Naka-live tayo pero black. Black yung ano, pero may boses naman tayo. So anyway, ikwento mo, Emil, ano? Yung pagiging daddy mo, paano ka napunta dyan? Tapos, ano yan? First, ano ba? Love at first sight ba yun? Okay na. Oh, okay na. Yung totoo lang. Oh, yung totoo, ha? Takpal mo tenga ni Risa. Ano ba totoo? There's a, paano ba nag-start yan? Ano ba totoo? Sige. Alam naman ni Risa kung paano nag-start eh. So unang-una niya, nang talagang gusto ko talaga niyan, yung best friend niya. Yung best friend niya dati. So si Christy. No? Tapos, hindi tayo pumasa doon kasi nga, guwapo yung gusto siguro, di ba? Yeah. Hindi naman tayo guwapo. So, ayun. Yun, siguro love and first sight, siguro. Tama si Coach Aris. No? Kasi, unang kita ko lang talaga agad sa kanya. Ano agad eh. Boom. Destiny. Gusto Destiny. Ko na, yun. Gusto ko na agad eh. Gusto ko na agad eh. No? Boom agad ha? Di kayo naniniwala, Coach Aris, Coach Mike. 1 year ko niligawan yung si Coach Risa, no? Si Coach Aris. Talaga, yung si Coach Aris ang niligawan mo. Risa. Or si Coach Floyd Risa. Ba? Coach Floyd, ano, alam naman niya, ano yung tindihan niya. Si Coach Risa, 1 year ko talaga siya niligawan. Talagang, busted talaga ako, five times. Okay. Wala talaga, Coach, ano, parang gusto ko nang sumuko ng grabe. Time. Grabe, nakaka-relate si Mike pagdating sa ganyan eh. Mga five times, mga ganyan. Hindi lang siguro, Coach. Talagang, kasi may boyfriend siya ng time na yun, kaya naiintindihan ko naman na... Akala ko per month, Coach, ang busted. Emil, huwag mong gayahin si Coach Aris na kahit meron na, pinapasok pa din, ha? Ikaw talaga. Ay, hindi, Coach. Ikaw yung idol ko. Stick to one day. si Coach Mark din, and Coach Floyd, yan, mga idol yan. Stick to one lang tayo. Priority natin, family and football, eh. So, focus lang talaga ako. Alam naman ni Coach Risa yan. So, hindi kami nag-aaway about sa football kasi naiintindihan yung source of income namin. So, talagang pag may football, kasama ko siya, kinukuha ko rin siyang coach para magturo sa bata. So, nagkakaintindihan kami, wala kaming yung sa time, hindi. Palagi ko siyang kasama and then bonding kami pagtapos ng training, may bonding kami, enjoy namin yung day by day na magkasama kami. So, yun. Halata nga, Coach, halata. Oo, sobrang maganda yung pagpapalaki mo, Coach Floyd. So, thankful ako dyan. Thankful ako sa kanya. Salamat sa ano. Anong gusto mo sabihin, no? Nagka-problema yung aking, ano, hindi na ako makita anyways. Basta nakakausap ko kayo, tuloy lang. Ano naman yung gusto mong sabihin kay Riza ngayon? Na doon sa mga nangyari na yon naging fruitful yung pagpupunyagi at pagpupursige mo. Coach, ako sobrang thankful ako sa kanya, no? Kasi naging responsible ako sa sarili ko. Dati nang pinagbago ko talaga. Noon yung dati ano wala magastos ako sa pera. Siyempre magandang kinikita ko dati kasi marami akong turo. Gastos ako sa pera, parang go inom ng inom, alak pagtapos ng turo, alak. So, nung nakilala ko siya, talagang laki ng pinagbago ko. Sobrang saya ko. Talagang doon ko na-experience yung para ka nasa alapaap. Ganun, no? So, talagang... Alapaap?
Oo. Tapos yung dumating si Baby, sobrang saya ko talaga. Parang yun yung pinakamaganda, yun yung pinakamagandang, yun yung pinakamasayang binigay sa akin ni Lord. So, dumating talaga si Baby, sobrang saya. Sobrang saya. Anong pangalan ni Baby? Iana po. Iana Riz. Iana Riz. Talagang starts kinumbine. With E. Yes, sir. So, yun po. Yun. Very thankful ako kay Risa. And then, sobrang saya ko, especially ngayon na may, na tatlo na kami. Tatlo na kami nila Iana. Yun. Wala bang I love you dyan? I love you. So, yun, coach. Yun talaga. Yun lang. Totoo ba yun? Mukhang may kulang ata. Floyd, totoo ba yung kwento nito? Mark, yun ba yung ano mo? Yun ba yung gusto mong i-share? Hindi, totoo yun, coach. Ano naman, nakita ko rin kay Coach Emil eh. Actually, nakukulitan nga si Risa noon nung time na nanliligaw yan. Sumbong ng sumbong sa akin. Sabi ko, decision mo naman yan eh. Sabi ko, kayo naman ang magsasama, sabi ko. Tapos, ano, parang binubuli-buli pa nga yan si Risa pag, ano, magkasama namin. So, sabi ko naman sa kanya, ano bang, anuhin mo ako, yung pambubuli nila o yung kagustuhan mo dun sa tao? Kasi kayong magkasama, hayaan mo yung sinasabi ng iba. Sabi ko, kasi hindi naman sila yung magsasama, hindi rin kayong magsasama. Sabi ko, kayong dalawang bubuo ng ano niyo diyan ng relasyon niyo, hindi naman yung ibang tao na nangingiilam lang sa kung anong meron kayo. Yes. Saludo ako diyan kay ano, kay Coach Emil sa panliligaw. Nandiyan ba Coach Emil, si Coach Riza kasama mo? Yes po. Pwede. Pwede ba? Nag-aalaga. Pakaway naman siya. Pakaway naman, pakita naman. Busy ba? Busy? Pakita naman siya kamo. Huwag lang magpapadede ha, baka ayaw niya. Papadede. Alaga si Baby, karga. Ay, baby. Sige. So, ipanood mo to or nanonood ba siya sa live na yun? Nanonood, coach. Nanonood. Yun, ay Coach Riza, congratulations. Tawa siguro na tawag is tawa siguro si Coach Riza. Tawa. Okay, so lipat tayo dito sa ating daddy. Ha? Kailangan kilalanin rin natin itong si Mark, ano? Alam mo, Mark, heartthrob ka siguro sa mga teams, sa mga players mo. Pero, syempre, gusto nating makilala ang family side aspect ni Coach Mark. So, Coach Mark, ito bang mga chikiting mo tong mga to? Yeah. Mga chikiting. Panganay, tsaka bunso? Yan. Lagi ko namang kasama yung mga yan. They played football as well. They are playing football. Yung isa, yung lalaki, every now and then is playing in YFL for Football Fanatic. So, if they have a game in Alabang, nahatid ko yan every Sunday just to play in Alabang. Yun din. Yung bunso, ganun din, naglalaro rin ng futsal and football din. Yun. Ayun, oh. Nakikita niya si, ano, Baby. Yun, yung baby ni Emil. Yun. Oh, hello. Hello, Coach Riza. Medyo nakakasilaw, yun. Ah. Batiin mo ba yung mga, ano, friends mo sa Pangasinan? Riza, batiin mo yung mga friends mo sa Pangasinan. Medyo lumiwanag. Bastos ka talaga, Coach Floyd. Hi po sa mga taga Pangasinan. Miss ko na kayo. Yun. Hello, Riza. Take care sa baby nyo. And congratulations, ano? Thank you, Coach. Yes, grabe. Yun yung mga ano natin, ano? So, Mike. Buti naman at nakita ka na. Wala yung ano ko eh. Oh, ano yung tanong mo kay ano, Mark? Tatanong ko na yung kay Mark ah. Hindi.
Wala talaga tong si ano. San yung mama nila, Mark? Yung mga ano? Ang mo? Teacher siya sa ano, sa isang public school. Ah, okay. Mali pala yung nakuha kong picture eh, pero alanganin akong ano eh. Okay. So mapunta tayo dito sa ano, kasi nakita ko yung oras, ano, 90 minutes. Lampas na tayo ng ano. Meron tayong game dito sa Football Life. May mga picture kaming pinili, ano, na kailangan nating pag-usapan. At the same time, ikwento nyo naman. Ang kulit nitong si Mike eh. Nag-brown out kasi. Hindi ka ba nagbayad, Mike, sa kuryente nyo? Loko. Dito na tayo sa decision making, di ba? So habang naglalaro tayo dito, pinopromote natin yung Philippine football way, hindi lang sa football pati sa futsal. So yung five fingers, ano, madali kasing i-memorize. So technique, tactic, physique, mental, tapos itong panglima is decision making. So sa football, syempre yung ability natin mag-decide sa skill natin, mag-decide sa laro natin. Pero dito sa Football Life, ginawa naming game, ano? So sa decision making, meron tayong penalty shootout. Ang shootout natin, 'di ba, sa football, futsal, beach football, pag overtime na, penalty shootout. Pero ang sasabihin nyo lang, ano, yung coaches natin, pasok or labas. Tapos bakit? Bakit shoot? Bakit save? Okay? Bakit pumasok yung bola? Bakit hindi? Pero ito, double meaning. Bahala kayo, ha? Kung may picture na pinakita, bahala kayo kung goal ba siya or labas. Pasok or labas. Ang unahin siguro si Mark, sunod si Floyd, tapos si Emil. Yun. No? Sige. So, Mike, kita mo ba? Yes, yes. Wala lang akong picture. Okay. So, Mark, ano sa'yo to? Goal, pasok, or labas? Pasok, goal. Bakit? Goal. Bakit, Coach? Bakit naman? Yeah, yeah. Because they are representing the national team, the Philippine national team. And they, even though they are half-blooded Filipino, but they are pure with the heart. They represent the Philippines proudly in order to represent our country in whatever tournaments. And they are really proud. They are really proud. And they started maging known din ang football natin, not even here in the Philippines, but also in Asia. They really serve the country, with their heart. Pasok yan. Yun. So, ikaw, Floyd. Pasok ba yan or save? I-unmute mo. Unmute. Nakamute ka. Pasok sa akin, Coach, kasi ano. Yun. Same with Coach Mark. Still, half-blooded is Filipino ka pa rin. May dugong Pinoy ka pa din. So, for me, hindi naman siguro maglalaro yung mga yan dito kung hindi talaga nila gusto i-represent ang country natin. So, luckily, meron naman sila. Pero, hopefully, sana sa susunod is talagang yung mga players natin from the grassroots, makita natin isang ganyan parang sila, Coach JP. Yung mga ganung dugo pa. Na talagang pure, talagang Pilipino. Kasi ibang-iba yung Pinoy talaga na lalaban na Pilipino. Yun. Eh di dapat, ano na lang, hindi pasok para, ano. Pasok pa rin. Pasok pa rin yung coach. Si Emil. Okay. Ibahin mo naman. Sa akin, palagi ko sinasabi sa, mga courses mo. Sa akin, gusto ko talaga pure Filipino. Yun talaga support, talagang susuportahan ko pure Filipino. Kasi yun yung Filipino talaga eh. No? Kasi ano yan eh, laking Pilipinas yan. So,
we need to support Filipino players. Pero sa isang side, pasok yan kasi nirepresent nila yung Pilipinas. So, I'm so proud naman talaga na may nagko-compete pa rin talaga sa na football team sa Pilipinas. Yun. Ikaw, Mike. Yes. Pasok na pasok pa rin. Pasok na pasok pa rin. Oh, alam nyo ba na meron tayong sineselebrate ngayon, oh, December 5. Pasok yan. Pasok yan kasi dahil dyan, nakilala tayo sa football community, no, dito sa yun. So the miracle of Hanoi. Miracle of Hanoi. Yung date yan nun ngayong araw. Oh, December 5. So ang susunod, ito. Paano naman itong first ASCAL team natin noong 2010 sa Hanoi? Ito, mga kilala natin to, si Hener, Barsales. Mark, ikaw muna. Pasok o labas? Pasok na pasok yan. Yun. Pasok na pasok yan. Yun. Because, yun nga. Helpful, ano? That's, yung ano eh. One of the unforgettable history made sa football. Philippines qualify to the next round dun sa Asian Football for Asian Football Confederation League. Yes. So, alam natin gaano kahirap, no? Gaano kahirap how they started it. Nakita nyo naman local players there. Just like Hener from Army, Barsales, and I think Braidwich is there, Piliang Aspen is there. Pasok na pasok yan. Pasok na pasok. Oh, Floyd! Oh, pasok na pasok, Coach. Ito yung team nila, Coach CP. Yes, yes. Kasi ito yung talagang meron pa tayong Pinoy talaga na nag-represent sa atin. So, maganda sana kung nasundan pa talaga ng diretsong pure-blooded sana. Ayun. Yun. Ikaw, Emil. Yan, Coach. Pasok na pasok yan sa akin. Ayan talaga. Very support talaga. Ayan, 100%. Yes. Kasi, ayan talaga. Ayan talaga yung susuportan na talaga. Pure Filipino. And then, laking Filipino talaga. So, pag hindi na pure, Coach Emil, hindi mo na susuportahan. Yan. Di naman, Coach. Talagang ano lang ako. Talaga fanatic lang ako ng pure Filipino. Kasi, tignan natin sa mga Korean, Germany, talagang pure talaga ano yan. Sila, karamihan sa kanila mga pure Korean. Mas maganda na ganun. Nagko-compete tayo na sarili lang natin sa pondo lang ng ating ng Pilipinas. Wala yung Pilipinas, training sa Pilipinas. So mas maganda tignan. Pero considering na ganito yung scenario, Coach Emil, wini-welcome mo pa rin sila, lalo katulad yan, si Maranyon, na-naturalize na? Yes naman, Coach. Laki ng sakripisyo niyan sa Pilipinas, lalo na dito sa liga natin sa Pilipinas, no? Napakalaki ng nabigay niyang experience sa Pilipinas. Saka learning sa mga new players. So, wini-welcome po yan. Yun. Kala ko, Coach Aris, yes, Mark. Of course they are their football education siguro, but they are pure blooded. That's only that. No? They are pure blooded. Both parents, just like Ariola, right? From France. Both parents are from Filipino, right? So, but the football education is in other country. Siguro, I think we need to welcome them talaga in order to beef up the Philippine national team as well. I think yung iba, yun lang eh. Pure-blooded pa rin sila, so that's the ano lang, yung difference lang ng ano. Yung ano siguro, merong yung challenge siguro sa atin, ano, kaya kayong tatlo yung naging bisita namin dito, is for you to produce homegrown talents dito sa Luzon, natapatan yung mga feel foreign na nagta-tryouts dito. So, yun yung challenge kasi
kaya nila dinodominate, ano, coming from outside. Tama si Mark kasi yung exposure nila, yung football understanding exposure nila, meron. Kasi kung itapat mo yung homegrown sa isang feel foreign, medyo may ibang difference kasi nga yung exposure nito sa labas. Pero kung titignan mo yung quality, parehong-pareho. Mas magaling pa nga yung homegrown eh. Mas matapang. Pero pag laruan na dun sa labas, dun nagkakatalo. So I think challenge sa inyo na tatlo, no? Yung ganun, na sana may galing Olongga po na ASCAL player, galing sa'yo Mark Pampanga, galing sa'yo Floyd Pangasinan na ASCAL player natin. Hindi lang sa men's, pati sa women's. Okay? So ito naman, next na picture natin. Ito yung love na love natin na laro. Meron pang kasamang baby doon sa gitna. Futsal muna, oh. Ikaw, dahil may baby doon, ano sa'yo, Emil? Pasok? Pasok na pasok, coach. Futsal pasok tayo, eh. Pasok na pasok. Futsal tayo. So, yan talaga sa Pilipino, yan talaga yung dapat i-introduce. No? Sa, especially sa height, sa understanding, kaya naman natin maipagsabayan. Tsaka sa experience, sa training, may mga place naman tayo na pwede tayo mag-training ng futsal. So, kayang-kaya natin makasabay dyan sa international competition. Yun. Sige, Floyd, futsal, anong... Pasok sa akin yan, coach. Kasi dyan ko unang hinubog yung pagko-coaching ko, which is mas pinabilis niya yung pag-iisip ko eh. And sa mga experience ko dyan, yung pinahawak ako ng ibang team, yung team mo, coach, sa Aris. So medyo na po nakaka-puzzle ako, na na-puzzle ako talaga doon kung paano ka mag-handle nung meron nang na-training yung mga bata, paano mo sila i-handle na iba rin yung style mo as coach, paano ka mag-adjust, yung mga ganun. Kumbaga, dyan natin masusubok din ang Pilipino na mabilis mag-adjust sa mga bawat, kahit maliit na portion lang, makakapag-adjust ang Pinoy kagad. Kaya magandang ano yan, sports na ma-develop sa atin kasi marami rin tayong coach. Yes, coach. Yes. Oh, Coach Mark, futsal. With regards to futsal, shoot na shoot yan. So, why? In the first place, we need to convert lots of basketball courts here in the Philippines into futsal court. kung kaya. If we can. Because the venue is available already, even a small area, we can play futsal. So maybe we can share it with the venue of basketball, we can share it with the futsal. But if we have a really good venue that we can produce here in the Philippines, especially for futsal, just only exclusive for futsal, much better, you know? Much better. Yeah, magkakasama pala tayo dyan sa ano. So, ituloy mo na yan. Ituloy mo dyan. So, speaking of futsal, dito naman sa batch natin na level 2. Oh, Mark, ituloy mo yung feedback mo dyan. With regards to our course with the level 2 futsal coaching course, AFC, under the Asian Football Confederation, under the mentorship of Coach Big Hermans, who been legendary coach even in Thailand, right? He's been championing Thailand for how many years? We really learn a lot that futsal just simplify everything. Then of course with regards to training and principles, we really learn a lot with Coach Big Hermans, right? You know, Coach Big Hermans is a Dutch. He's from Netherlands, and right now Coach Big Hermans will going to stay in the Philippines to help as well the futsal program with other coaches. Yon coach, pasok yan yung futsal, and we really enjoyed that coaching course, and we really learned a lot, and congratulations to all of us, congratulations to all the coaches
who took the AFC Asian Football Confederation futsal coaching course under the mentorship of Coach Bix. Congratulations to all of us. Oh, Floyd, anong masasabi mo dyan? Masakit. Hindi. Nag-enjoy ako dyan. Kasi yung babawiin yung ano mo, license mo. Sige ka. Hindi. Nag-enjoy ako dyan, coach, sa course na yan. Tapos, yung ka-roommate ko pa, naku po. Yun. So, masaya. Medyo hamon nga lang kay Coach B kasi talagang ilalabas siya yung potential mo eh. Gusto niya yung maganda mo, kailangan pagandahin mo talaga. So, yan. Grabe. Masayang-masaya ako dito sa course na to. Napakalaki ng tulong. Yun. So hopefully, sana yun niya. Tuloy-tuloy na yan. Congrats! Congratulations! Pasado lahat yan, ha? Opo. Level 2. Congrats sa lahat. Oh, yan yung plano, sana matuloy na. Yes! Tuloy na tuloy. Emil! Pasok na pasok yan, coach. Pasok na so, pasok. Ayan, dami ko natutunan dyan sa course na yan. Especially yung especially sa mga sa tactical, no? Sa hindi lang kay Coach Big Hermans, pati sa other coaches like you, Coach Aris, Coach Mark and Coach Floyd. So, ang dami ko natutunan sa inyo. So, sa pag-organize, pag-present. So, napakalaking bagay niya sa akin ng course na yan. And then, sobrang nandyan yung bonding natin eh. Napakasaya ng bonding natin dyan. Na-enjoy ko sobra. Hindi yung ano eh. Hindi yung hirap. So, pag nandyan ka ko, Charis, saya eh. Hindi mo maintindihan yung ano eh. Yung hirap eh. Dahil dyan ko naranasan di mag... Tsaka dyan ko naranasan di mag-review dahil sa'yo. Yun! Kita mo naman. Di ba, Coach Mark, no? Di ba, Coach Mark? Oh, Coach Floyd? Aral lang. Oh, ginigising nga kita pag mag-review na eh. Sige, Coach, gawa ka na ng reviewer. Hindi. Tapos mag-review tayo, siya natutulog. Sobrang si Coach Aris, ano eh. Pangsira ng moment eh. Panggulo ba? Panggulo eh. Oh, Mike, kita mo naman yung grupo namin. Andun pa si Coach Hill, oh. Always available yan, sabi ko. Always available. So, always available. Itong batch na to, ano, may mga pumasok dito. Si Binky, nag-comment. Sila Richard. Yung mga batch namin na level 2, congratulations. Oh, si Ali, andyan pa. Congratulations sa inyo kasi sabi ni Coach Kevin, pasado tayo, ano? Antayin na lang natin yung certificate. So, pasado man o hindi, we'll just continue to train futsal, to share our knowledge, and to help promote, ano? Kasi malaking tulong, lalo na sa kayo nagsabi, ang daming basketball court, kailangan natin ito for really, nakita natin yung potential sa futsal ng Pilipinas, di ba? Kailangan lang natin ano, magtulungan. Okay? So, Mike, wala ka mang comment, pumupunta ka dyan eh. Oo, syempre, nag-observe ako, no? Syempre, binisita ko kayong mga coaches dyan para makita ko kung ano yung setup. No, syempre, iba rin yung makikita mo yung mga kasama mo na natututo, no, ng additional learning pagdating sa futsal. No, syempre, makakuha tayo ng konti. Though, paminsan, ginagawa rin namin ito sa school. No? Pag talagang hindi available yung field namin, nagagamit namin yung futsal court o yung mga basketball court sa Don Bosco. Puro basketball courts kasi doon eh. So, ginagamit namin siya. Kaya okay din na makita ko kayo doon na sama-sama. No? Kaya congratulations sa inyo for passing. Yes. Oh, shout out ko yung mga pumasok dito. Medyo marami na. Si Coach Joel Villarino, pa-shout out kay Coach Mark. Kasama mo Mark pala to sa ano, no? Luwintay Bayon. Oh. Yeah, isa sa mga mentor ko. Yes. Jester Tandok, good evening. Jan Bayarong. Yeah, futsal pasok. Si Tokitos Padilla, syempre futsal to ng Laguna, mga legend. Christy Season. Hello.
Yun. Pasok. Kenneth Reyes. Hi, Coach Liza. Ricardo Padilla. Oh. Sir Coach Jeff Lubaton. Larry Ramos. Coach Emil. Sabi niya, Sir Sumugod. John Punzalan. Coach Mark, ayusin mo sa Love Life. Teammate mo ba to sa ano? MC Blanco. Oh, wait lang, may humabol dito. Sabi ni Miss Marge, PFFA at saka AFC Futsal, Pinasa, wala pa rin yung UB jump ko, sabi ni Miss Marge. Oh, yung mga admin natin sa PFF, ha? Pag gilabas daw ng certificate, bigyan na natin ng ano, ng pangmerienda. Grabe talaga, Miss Marge, no? Grabe talaga yung partner ko. Pero anyways, huwag ka mag-alala. May kusang loob yan. Yun. Pati si Coach Chake, sabi niya, regards sa next gen coaches, salamat sa passion for football, futsal. Continue the love and share it. Okay. So, nalaman na natin ano yung result doon, pero nasira yung buwelo natin kasi may league tayong plinaplano. Futsal league, pero tayo actually tayong apat ano may diskarte tayo sa Luzon sana na gagawin, pero I think let's plan na lang. Even Coach Kevin pala may mga plano siya, suportahan natin ano sa futsal kasi well sayang naman yung tinuro sa atin kung hindi natin i-apply. So we'll do our own league muna sa atin sa North siguro, and then i-link natin doon sa NCR and with the national ano preparation, okay, para hindi sayang yung ano natin. Dito tayo, ituloy natin sa Pasok o Lusot. Si Emil muna. Ay, okay. Pasok na pasok yan, Coach. Baby ko yan. Yun. Okay. Pasok yun. Na pasok yan. I love you, Nak. Sigurado ka, baby mo yan. Baby ko yan. Baby ko yan. Baby ko yan. Joke lang ha, mukhang singkit eh. Ikaw singkit eh. Nakita ko yung mata eh. Alam ko si Emil. Yung mata, ebidensya na yun eh. Iris ang ilong eh. Ganito ano, kasi forever itong record natin. Anong masasabi mo sa baby mo? Siyempre, paglaki niya, papanoorin niya tong interview. Habang bata pa siya. Anong masasabi mo, Emil, sa baby? Ayun, next national team yan, Coach. Yun, no? Yun pa lang, sinasabi na namin sa kanya na, ayun nga, coach kami ni daddy mo ng football, so ipupush ka namin na maglaro talaga ng football. Pressure so, yun, pressure agad. Pressure agad? So, yun, kahit sa tamin niya pa lang, Coach, sinasabi na namin eh. And then, palaging sinasabi sa kanya, mahal ka namin ng mami mo. Tapos, palaging magtiwala kay God. Pakainin mo na agad ng brownies. Brownies talaga, Mike, ha? Oh, kayo, ano, si Mark, pasok ba yan? O may comment ka ba sa advice niya? Pasok yan kasi... alam naman ni Emil how I supported silang dalawa ni Risa with regards to their love life. Yun. Alam nila yan. Alam ni Emil yan how paano kasi alam ni Emil yan. So nandiyan naman tayo eh. Whatever happens, of course, ano tayo dyan. Support na, binyagan na ba yan? Ninong ba? Ninong? Coach, yun nga. Plan namin ni Risa, ano, this second week, next week na pabinyagan namin. So kinanta ko na, alam na i-message namin sila. Ayun. Sila coach. Online ba 'yan? Online na no? Online bunyag. No. Para mas tipid. Face to face. Face to face. Face to face talaga. Oh, yung reception ingat. Siguro. Yung reception siguro. Sa football field. Ano?
Lusot ba yan? O... Grabe yung spike shoes ah. Mark, kwento mo naman to. Yan yung mga bata na they just playing while we have training no sa taas sa bundok. Si Emil nakapunta na rin dyan and other coaches. What we are doing is to educate them through football. And sabi ko nga sa inyo na mangarap din sila. Because later on, siguro by teaching them how to play football, ma-impart din nila sa buhay nila na may bukas pa eh. May bukas pa. Not only to live on the mountain nilang mabuhay sa bundok, but also to go farther dun sa buhay nila. Para at least maging successful din sila. And alam ni Emila how they played already from the scratch nung una. And nakita ni Emilian na nandun siya. Kung ano nung mga gamit na pwede namin i-transfer municipal to other municipal or either province to province. Yun. Si Mike sana yung tanungin ko kasi may bike rin ito eh, pero nawawala siya. Nag-brown out sa kanila. Ito, kaya wala ata yung live natin, nakapost eh. Anyway, tuloy tayo. Emil, ito ba yun, ano? Kwento ni Mark? Nakikita mo ba, Emil? Or nawala? Nawala ba yung live? Nawala ata si Coach Emil. Pero kaya kita nyo? Wow, kita coach. Kita nyo, tinuturo na yung ano eh, yung naka-yellow. Tinuturo na yung naka-yellow. Di ba sila naglalaro dyan? Oh, Mark, okay. Ano to? Ah, yan, nakita na ni Emil. Dede nata. Ha? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Sa ano yan? Sa coach sa Pastulan yan, Pastulan Village sa Hermosa. Ah, doon yung parents ko. Oh, coach, si nakalimutan ko yung name, pero yung shout out ano, doon po sa nag ano sa akin doon. Nag-welcome. Grabe. Sobrang saya doon. And nag-promise ako babalik ako doon para magturo naman for free. Taga Saga partner? Taga Saga Barlig, Mountain Province. Oh. Bontok rin yun. Pero sa city ka ata pumunta eh. Opo, opo. Sa city. Yung dito sa picture, Kapangan ba to? Ay, di ko na matandaan to ah. San yan, di ko matandaan. Pero I think sa ano ito, coach? San ba yung... Mountain Province din yan, coach eh. Ay, sa mountain rin. Oh, sa Bontok to, coach. Bontok 'yan. Oh, yes. Oh, Bontok 'yan. 'Yan. Sila yung sa ano ata, yung nag-tour sa akin. Oh. Tinour nila ako doon, coach. Yes, ako, kilala ko. Ka rin. Kilala ka rin po nung kilala parents. Ko 'yan pag football ano 'yan. Apo. 'Yan. Project ano po 'yan? Good project 'yan. And swerte din kasi training balls yan for children. And hindi nga lang children. Yun. So, undistructed. Nagpapasalamat kami, very thankful kami, grateful sa project na ganun. Ang daming natulungan na kabataan, mga teams. So sana hindi siya ano mag-stop ano, tuloy-tuloy sana siya. Opo coach, tuloy-tuloy daw 'yun coach. It depends na lang po dun sa ibibigay na bola dito yearly. I think yearly na siyang magbibigay talaga dito. 'Yun. Okay. Wala ka mic dito ah. Wala ka rin Floyd. Hindi na ako nag-take ng level 2. Ha? Hindi na ako nag-take ng level 2, level 1 lang.
Ay, kaya so... Kaya ako nag level 1 kasi alam mo naman yung scenario sa Pilipinas, di ba? Wala tayong mga goalkeeper coaches sa mga schools natin. So, yes. Hindi ako goalkeeper coach, nag-take ako ng level 1 and nakapasok naman tayo, nakapasa naman tayo. Yun. So, kung papansin ninyo, ano? Andito si... Sino to? Andun si Mark eh. Eh, kwento mo naman Coach Mark, itong level 2. Goalkeeping. So, yung goalkeeping level 2, of course, I would like to congratulate again all of the coaches dun sa level 2 goalkeeping. Coach Dang. Under the mentorship of Coach Mohammed from Saudi Arabia. Nandiyan si Coach Albao, nandiyan din si Coach there are foreign coaches who came over. There are foreign coaches who came over just to took the course. Nandiyan yung from Singapore, nandiyan yung from Brunei, and ito, Singapore. Yes, ito, yes. Siguro yung Brunei. Hindi, from in Singapore as well. Then yung isa is from Brunei, he looks like Filipino, no? Kasama ni coach yung from Davao, si ano to? From coach from Davao sa baba. Katabi ni Coach Noy. Katabi ni Coach Noy. Hindi si Lando, ah. Makakala mo si Lando yung from Brunei. ito? Hindi. Ito. Si Coach Noy yan. Ayan. Yes. And then, there's also a professional coach from there's also Australia. A coach from Australia on the top of Coach Albao. Then we have also a coach from Northern Marianas Football Association or in Guam under the name of Coach Johan Noetzel. Yes. Yan, nag-observe yan sa A namin eh. So nandiyan din si Coach Ref Quaresma, no? Kung mapapansin. Yun, si Ref! Yeah, nandiyan din si Coach Kim Versales. Kim! Putok. Yes, well, the... Siyempre, ito, kasama ko sa Ateneo. Yung father natin dyan, yung pinakatatay. Si, the Peter Check of Philippines. So, si Philippines! Coach, the flying cat Pedro, yan, eh. Yeah, the flying cat. Si Coach Pedro Cecilio, no? Si Dad, si Daddy. And nandun din si Coach Billy from Xavier. Nandiyan din ito, siya. Ito. Nasa taas. Si Coach ano yan eh. Yan. And then si Coach Land. And of course, our in charge of the coaching education, si Coach Maro. Now, Coach Maro, yan. That coaching course, honest to goodness, mahirap. It's very difficult, especially, you know, when we attended coaching courses, puyat yan, we sleep late at night. Pero, of course, at the end of the day, what we're going to consider is how we learn, how we're going to learn to not only to the instructor, but as well to the your classmates and co-coaches. Yun, siguro kaya... I do not know, no? Yun nga sinasabi niyo, bakit ako nakakapasok sa mga coaching courses. But I need to take the opportunity in order to learn. You know, and as well to share it with my fellow coaches, not even only in Pampanga, but also yung mga coaches na needs ng not only mentoring, but how you're going to guide them. Yun nga, yun. So I'm happy that I belong to that coaching course. Then... it's a good thing na we pass as well. Yun. Pero Coach Mark, yun. Coach Mark, goalkeeper ka rin ba o hindi? Actually during my playing career, no, I was a sweeper and naglaro ako midfielder, but I discovered to play as a goalkeeper lately na lang, no. Nagpe-play pa rin ako, no. Then later on when I played as a goalkeeper, okay naman, effective naman. So I tried to took a coaching course ng goalkeeping.
Then the my first instructor in goalkeeping is coach he's a Japanese, no? He said that I am a natural goalkeeper. So I tried to pursue as well the goalkeeping coaching courses para at least later on here in Pampanga as a head coach, I know what level yung goalkeepers na namin dun sa area namin. Yes. Natanong kasi ni Mike yon kasi even Coach Mike ano attended the level 1 and ang reason behind that, syempre. Yun nga, kaya nga ako nag-take doon eh. Tayo minses, lahat ng trabaho ginagawa natin. Kaya itong si Coach Mike, nag-aral din. Coach sa goalkeepers kasi nane-neglect yung mga players yung position na yan. Tama, Coach Mike? Yung time na yun kasi, yun nga, wala talagang goalkeeper coach, no? So I took that opportunity na matuto. Actually hindi nagpaalam muna para makasali kasi nga it's really for goalkeepers. Pero I think nag-reason out naman ako na I wanted to learn also because of the scenario of in the Philippines, di ba? Yes. Luckily nag-top naman tayo. So level 1 lang hanggang level 1 lang. You know, nag C course itong si Emil dito sa ano. Emil, kwento mo nga dito sa Baguio eh. Putik-putik ata kayo dito eh. Ah, sobra. Oh, yan yung pinaka worst courses na na-experience namin ni Coach Floyd. Napakahirap ng sitwasyon namin noong time na yun kasi rainy season and then talagang ano, talagang morning, inuulan na talaga kami. And then, talagang, kahit sa, sobrang, alam ni Coach Floyd na sobrang hirap talaga yan. Nilalamig kami, nagpa-practical kami. So, talagang, sobrang hirap. Tapos, so, sobrang marami akong natutunan dyan sa experience na yan. So, yan yung first time na coaching course na inatenan ko. So, dun ko na-experience yung organization talaga is very important. Lalo na sa pagko-coach. And then yun talaga yung talagang pagpupuyata mo yung mga courses, yung mga dapat mong gawin sa nagco-coach ka talaga. So di kasi no, yung wala akong courses ano eh. At ito lang yung papagawa mo, hindi talaga organized eh. Yung experience ko yan, ganito pala talaga yung pagco-coach mo, kailangan talaga organized, kailangan yung playing area mo mas malinis. Talagang marami ako natutunan sa course na yan. Tsaka sobrang lamig. Ang hirap. Na-experience sobrang ko rin yun. Noong nag-conduct kami dyan ng C-license din. Na nangangatog ka na, di ba? Tapos biglang uulan. Sobra. Ang lamig, di ba? Para kang kulang na lang, eh, magpalot ka ng ano, ng ilang jacket para sa bagay si Coach Ari, sanay na yan. Siyempre. Nawala si Floyd ba? Oo, nawala si Floyd kasi apat na lang tayo. Anyways, tuloy lang. Ang susunod kasi si Floyd na to eh. Yung, anyway, kasama tayo dun sa, ayan, pabalik na si Floyd, ano? Nawala ako, tulan ng net. Oo, okay lang. Si Mike nga, nawala ng matagal eh. Nawala yung ano, walang kuryente. Oh, ito. Actually, payat ka dyan. In-stretch ko lang yung picture, ano? Para, ano? Pantay-pantay kayo. So, ito, Floyd. Kailan to? Si license ko. B-license, coach. Ah, B-license. Nung B namin. B. Oh, anong B coach B? B, yes. Anong part 2 na yan, sabi mo naman diyan? Sa B license. Oh, nawala ulit. Nawala. Pero
Yan. Ito, torture. Torture ba? Torture? Torture yan. Oo. Eh, ang mag-partner pa na ano, dalawa na yan. Pero ano, coach, maganda yung experience sa akin yan kasi yung kasama ko dyan, si Coach Kim ng FEU, si Coach Sam ng Bataan, si Coach Gel Tarlac, tsaka ako. So kaming apat niyan, ano, mga different, ano eh, different, nakasanayan ba? Or different style. Hindi ko alam kung paano ko i-manage yung group noon kasi kanya-kanya gusto eh. Di ba, pag B, kailangan intact tayo. Hindi kayo pwedeng sasabog eh. Kumbaga kami yung group na laging nasasabon dyan. Pero in the end of the day, ano, tuwang-tuwa ako kasi, siyempre, kumbaga na yung step up mo talaga eh, kung paano ka, kasi sa isang club, hindi naman natin masasabing papabor lahat sa'yo eh. Meron at meron ko kontra. So, paano mo i-manage yung team nyo kasi kung paano kayo magkakasundo dyan eh. Kung paano nyo madidesisyonan kung anong gagawin nyo as a team. So, doon ako medyo malaking tulong sa akin yan sa pag-adjust. Especially pag may mga problema na pagdating dito sa amin, sa local, kung paano ko i-adjust sarili ko kung may problem sa team, problem sa club. Ang laki ng tulong sa akin yan. So, number two din is yung mga mentors. From Coach Aris na malumanay magsalita ng part 1 namin, bigla kaming iniwan. Pinasukan kami ng isang stricto. Isang dragon. Yung first day namin, jogging. Military training. Pero okay yun si Coach Maro. As in, sabon kong sabon. Pero mabait naman siya pagdating sa labas. May tubig naman yung sabon. Yun nga si coach kasamahan pa ni Coach Bob. Kasamahan pa ni Coach Bob. I-downy na kami. Pero si Coach Bob, saludo kami dyan. Sinasamahan kami nagpupuyat. As in, matapos lang namin yung kailangan tapos yung activity, nandun siya nakagabay sa amin. So, saludo kay Coach Bob. Napakasipag din na mag-mentor saan sa amin. Saan yan ginawa, Coach Floyd? Laguna, ay sa ano, Coach? Cavite. Sa PFF, Carmona. Apo, sa PFF training. Ano. Ah, okay. Yes. In-stretch ko lang yung camera, ay yung picture mic. Ano ka ba naman? Hindi, mataba pa talaga ako dyan. Ayun! Dahil. Hindi natin napapansin yung oras. 3 oras na. So, extended talaga yung laro natin. Ano? Eto na yung matindi kasi mukhang ano, nakat yung live natin, Mike, ano? Oo, balik second lang. Part ito. Oo, dalawang part na to. Dalawang part na to kasi pero, nag-brown out. Pero i-collect ko na lang yan tapos pagdidikitin na lang natin kung ano yung meron, kung ano yung nakuha. Yes, sa YouTube, ano? Pero ang maganda naman okay. Yun na yung mga na-share nila Coach Mark, nila Coach Emil, saka ni Coach Floyd, encourage sa mga future coaches, no? Na in the future, kailangan motivated tayo, saka yung vision, saka yung mission natin as coaches. Yun. So, sobrang seryoso tayo kanina. Ngayon, medyo balik tayo sa saya. Alam nyo naman dito sa Football Life, kailangan masaya bago matapos, ano? Parang grassroots lang yan, eh. It should be fun. So, balik tayo dun sa laro natin na the coaching eye. Importante yung the coaching eye natin, di ba? Ma-identify yung magaling na player, ma-scout yung kalaban, ma-detect natin kung sino yung kalaro natin. Pero dito sa Football Life, ka-look-alike yung laro namin ni Mike. Ano? Medyo malungkot si Mike kasi alam niya na matatalo na naman eh. Ayoko nang ano kasi dadayain mo na naman ako. Ayaw mo matanggap na natatalo ka sa akin eh. Kung mapadpad tayo sa ano, mabol si Victoriano Hugo.
ang the coaching eye na napili ko ay iisa. Iisang pangalan sa tatlong tao. Ito mga superstar. 'Di ba? Superstar. So striker, midfield, ano ba? Attackers tong mga to. Attackers tapos yung pangalan nila iisa. So yun yung clues ko ano sa akin. So mag-isip-isip na kayo tapos yung mga viewers natin, yung mga andito, kung mahulaan nyo, sayang yung discount. Tapos may gusto pang i-promote si Ma'am Gay ano na ano pang babae naman yun eh. Sa susunod yun. Eh pwede rin sa lalaki siguro kung may asawa or girlfriend tong mga viewers, mga guests ano, pwede nating i-promote din yun. Yes. So Mike, sino naman yung kwentong kalok-alike mo? Yung sa akin naman, para dito sa tatlong pogi, of course, pogi din yon. No? Sikat na sikat at matagal na sa industriya. Okay? Yung TV network nito, buhay pa hanggang ngayon. Oh. Ha? Buhay pa hanggang ngayon. Ha? Yan. So yung TV network, at tatlo silang magkakasama. Wala, dinagdagan mo na. Talagang... Yung isa, gusto mo yung isa mahilig sa bata. Basta yung sa yung, akin ha. Yung isa komedyante, superstar. Yung isa komedyante, yung isa mahilig sa bata. Yung isa gumawa ng sa gobyerno naman. Ano siguro, na naman sinasabi mo? Ito Big and Joey. Ayun! Wala, inano mo. O, yung ano, yung sa akin. Wow, hulaan nyo yung sa kanya, pero ako panalo ko, ha? Mark, sino yung, ano, sino yung kalok-alike nyo na football superstar? Siguro. Rooney. Oh, bali. Hindi, si Mark ngayon tinatanong ko. Oh, wala talaga to. Oh, sumagot na si ano eh, si Floyd. Talo ka na. Talo Pilipino ka na. Ba? Pilipino? Oh. Hindi, mga ano. Wala lang. World Cup. Tatlo yun, dapat tatlo kami. Tatlo. Isang pangalan, tatlo kayo sa pool. Talo ka na. Isang pangalan, sa pool kami lahat. Oh. Sabi sa'yo, mahirap eh. Talo ka na. Hirap pa. Mga superstar ito sa World Cup, ha? Dalawang Brazil, isang Portuguese. Oh, bigla nagbigay ng sagot agad, no? Ayaw talaga. Ronaldo. Ayaw talaga. Ronaldo! Wala. Ay. Dali. Sumagot si Rooney. Rooney. Oh, tingnan natin ang the coaching eye. Padalo ako ha, 5-4. Tito Vic and Joey. Ayun no, si Floyd. Tapos si Emil. O, tapos si Tito. O, di ba? Hindi, tanungin natin kung alin yung mas... Huwag ka na, talo ka na eh. Pumalag ka pa. Yan yung totoo, di ba? Yung... Talo ka na, huwag ka na itinigin. CR7! Si Emil, gusto mo ba Emil yung sa'yo? Pwede. Pwede? Oh, pwede. Oh, si Floyd, parehong-pareho. yung pa nga pala, huli na eh. Coach Floyd, narinig mo ba? Kita mo ba Floyd o nagbibli? Naglalag ata si Coach Floyd. Oh, Ronaldo, ano yan? So, pasensya na partner, talo ka ngayong gabi ha. Wala tayong magagawa dyan. Tanggapin mo. Be humble. Okay. Ha, tanggapin mo na talo ka. Meron pa tayong 5 minutes. Oh. 5. Nung tumaba si Ronaldo yan. Oh, 5 minutes tayo. We'll give you a chance to do a shout out. Ano? Yung mga batiin nyo. Huwag ko kalimutan, ibibigay ko pa yung questions sa kanila. Ay, may Coach question. Mark, bale, ano? Coach Mark, para sa'yo, ano ang football? Bago ka mag-shoutout mamaya. O,
Habang naglalakad ka. Pinalayas ka na ba dyan? For me, ano ba of course, kanina, no, I told din sa lahat, football for me is life. Okay. Para sa akin, football is life. Ayan, football life, di ba? Yun. Yes. Ayan, football life. I think, sabi ko nga, I have a business now. So it's for my family, but at the end of the day, if I'm going to choose either the business or football, I will still go back to football. Yun pa rin, because I can give up the business just to stick to football. Yun pa rin. But it is not good, no? Pero that's my ano, kumbaga, if I'm going to choose between the two, still football pa rin ako. That's my life. Eh. That's how I learned how to. Alam nyo naman, especially the two of you, Coach Aris and Coach Mike. Yeah. Dumating sa buhay ko na, of course, nandun tayo sa taas, but I fall down. Eh. But the thing is how I will parang how I will parang tanggapin yon, then to progress again. Then to go back to the field again. Kasi alam naman natin na when I was in Don Bosco, lagi ko kaharap yan si Coach Mike kagayanin sa laro. But unfortunately, there's something happened and we all of the coaches knows that. Then from there, it's a traumatic experience. Siguro God gave me a lesson. Siguro dahil mayabang na tayo nun, no? I think nung iba mayabang. Coach Mike, no? Even you sometimes, no? I was misinterpreted. Ikaw naman, ano ang football para sa iyo? Yun, nakabalik ako. Tuloy lang, tuloy. Emil, ikaw naman. Coach, rinig Emil, mo ba? Coach Emil, ano ang football para sa iyo? nabingi. Coach Emil, yes, ano ang football para sa iyo, Coach Emil? Ah, okay. Football is a So football is my life. So yun nga, football is buhay ko na to eh. Dito na ako natutong mabuhay ng sarili ko. Ito yung nagturo sa akin kung paano talagang humarap sa tao, i-push yung sarili ko. Talagang buhay talaga is talagang parang ano ko na talaga siya, parang nasa side ko na siya. So dito ko nakilala yung asawa ko. Dito ko nagkaanak dahil sa football. So, sobrang thankful ako sa football. So yun, ipupush ko talaga 'to hanggang pagtanda ko is football pa rin talaga yung focus ko. So yun, pati yung anak ko pagpo-footballing ka rin talaga para ma-experience yung ano na experience ko sa buhay. Ayun. Yun. I-unshare mo na Coach yan. Floyd. Coach, ano, Aris, talo ka. Huwag mo na i-share yan. Talo ka. Yan, lang i-share mo. Dito, Big Joby. Yan. Si Coach Floyd naman. Coach Floyd. Anong football? Kahit andyan ka sa kalsada. Nawawala si Coach Floyd. I-unmute mo, Floyd, pala. Nakamute ka. Ayan. Coach Floyd, unmute.
Unmute mo muna. Ayun, sorry. Yan, sige. Nung college ako sa coach ko, kay Coach Pars, ang motto namin was, what is life without soccer, sabi nga nila. So, sa akin, nakadikit na talaga ang football sa akin. Especially, ito yung nagtawid sa akin para makapagtapos eh. Kasi ito rin yung naging daan ko talaga paano umalis sa pagiging depressed. So, malaki ng tulong sa na itulong sa akin ng football. Not only for me, pero syempre, sa family ko din. Minsan dyan kami nagbabanding eh. Minsan kasama ko sila sa mga program and event. And one reason din kung bakit marami akong kakilala ngayon is through football na din. So, malaking bagay ito para sa akin na kumonect and parang tumulong sa buhay ko. Ayun, Coach. Ayun. Coach Aris, naalala ko lang yung binanggit ni Coach Mark kasi naputol ako, Coach Mark, no? Yung about doon sa binanggit mo, syempre naglalaban tayo sa DBAA, pero yung sinabi mo na nag-fall ka pero you are able to go up. So yun yung maganda. Yun yung maganda sa iyo. No, you recognize your mistake, but eventually you are very humble to move forward, no? Yun yung maganda. Kasi ang mahalaga doon, na-realize mo at nandito kami mga coaches, mga kaibigan mo na ready to support you all the way. Yeah. Thank you. Okay. Shout out tayo. Yes. Bigyan namin kayo ng 10 seconds para batiin. Simulan natin kay Coach Emil. Coach Emil. Okay. Yung mga supporters mo. Mga chicks mo. Dati. Abinado ka, ha? Lagos ka ganun. Lalo ko ka. Abinado ka, ha? Siguro tawa-tawa si Risa ngayon. Sabi niya, mamaya, masampal ka dyan, ha? Kamot sa ulo siya, ano, eh. Sige, joke lang yun. First of all, thank you muna sa inyong dalawa, ni Coach Aris, Coach Mike, sa pag-imbita sa akin dito. Napakalaking bagay na nakilala nyo yung kung ano yung mga ginagawa ng Olongapo coaches, yung mga kung ano yung mga activity namin. And then also kay Coach Floyd, kay Coach Mark, sa matagal na yung pagsasamahan, marami akong natutunan sa kanila. Sa tuloy lang tayo, push lang tayo, kahit may pandemic, hintayin lang natin na magkaroon ng bakuna. Then makabalik din tayo sa normal sa football. Coach Emil, magpapakuna ka ba agad? Hindi muna, baka muna. Bakit sabi mo gusto? Sana magkaroon na ng bakuna tapos ayaw mo pa. Mali. Ayun. Sa mga parents ng mga players ko, kamusta kayo? Stay healthy kayo, God bless. Sa mga players ko, o sa all-girls team, sa Olongapo, mga kids, mga grassroots namin, salamat sa inyo sa pag-support sa football, sa pagmamahal sa football. Sa mga old coaches na sila, Coach Roy, Coach Kernel, Coach Raul, Sonet, Sir Hubert, Okay, yung 10 seconds mo, Coach Emil, ha? Very good. Dami. Oh, Coach Floyd. Baka mawala ka eh, Coach Floyd. Saan ka ba pala? Unmute. Santa Barbara. Ay, Santa Barbara. Oh, shout out yung mga fans mo. Ano ba to? 10 seconds ba shout to? O 1 minute? One minute. Oh, go. Okay, shout out sa syempre sa club namin. And doon sa mga kasama namin nagpunta sa Cagayan. So sa mga tumulong doon, maraming salamat. Yun, mabuhay kayo. At nagtiwala kayo sa
sa amin para maparating yung inyong tulong. And sa mga football fans and players, so antay-antay lang po, wag mo na ng pag-asa. Babalik din tayo sa dati. Magkikita kita tayo sa field. So yun. Thank you po, Coach Aris and Coach Mike. Thank you, Floyd. Medyo nakabana ko sa inyo. Ingat sa pag-motor, ah. Ingat, ingat, yeah. Ingat. Aba, Coach. Aba, Coach. Yes, Coach Mark. Coach Mark. Ikaw naman. Yeah. Oh, Coach Mark, go ahead. Mabilis lang. Of course, maraming salamat, Coach Aris and Coach Mike, sa pag-invite sa Football Life. We all know that football is our life. Maraming salamat. Shout out din sa Luwentay Football School family, sa Craig International Football Academy, sa family namin doon, sa tuloy sa Don Bosco Foundation family, sa Sangli Football Club family, sa lahat ng coaches na nakapag-share, just like Coach Aris, Coach Maro, Coach Colonel Roy Auro, Coach Roy, sa lahat ng mga naging coaches ko na kung bakit ako ngayon nasa lugar na to, I'm very happy. And sa mga lahat na naging players namin, sa who supported us, and parents as well, and even those who supported, even they not really into football. Maraming salamat. Yun! Ba? So, on behalf of Football Life, kayong tatlo, congratulations sa lahat ng mga ginawa nyo. Isa kayong inspirasyon sa hindi lang sa football community, pati sa lahat ng mga lahat ng mga tao dito sa Pilipinas, nakaka-inspire yung mga ginagawa nyo. Sana after this pandemic, ituloy natin. Wag rin nating pabayaan yung family natin, syempre. Yun. Dapat i-share natin yung knowledge natin, yung mga players din natin, encourage natin para ituloy nila yung mga ginawa nyo. And hopefully, yung mga wish natin na mag-produce ng national players sa Central Luzon, tapos maging successful rin sila sa buhay. And yung successful na sinasabi ko, maging tulad nyo na hindi naman sa kayamanan, pero doon sa ginagawa ay successful na kayo. So congratulations. Ikaw naman, Coach Mike. Mga coaches, thank you very much, despite sa mga technical problems natin for tonight, we are still able to share. Thank you very much sa inyong tatlo, Coach Mark, Coach Emil, Coach Floyd. Continue to inspire football players in your place, And advocate, yung love natin sa football, na someday our efforts will paid off, Marami pa tayong magagawa para sa football. Ayun lang. So continuously share that knowledge, coaches, and inspire our young players. Okay? So keep up the good work, coaches. Coach. Coach. Thank you. Sino yan? Coach Emil. Coach Emil. Coach Aris, kininom ka. Thank you. Ano yun ako sa anak? Sa anak ko. Apat kayo. Yun! Apat. Coach Aris. Celebrate na natin ngayon. Game na. Coach Aris. Yun! Boom! Game na. Paano na, hindi na tayo mag-coaches yan. Magkukumpare na. Oo, magkukumpare na pala tayo. Mga license coach yung mga ninong niya. Ayun! Yan! Congratulations, Emil, at kay Mrs. Ingat, Floyd, sa pagmomotor mo at ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Yes. Tapos si Coach Mark, yung business, sana lumaki palalo yung business mo. Padala mo para kahit iwanan mo na siya, mag-football ka na rin, tapos tuloy-tuloy yung business, di ba? Yeah. Successful, yes. Yes. Okay. Coach, thank you very much. Coach and Mark, Coach Mark, hindi kita mo kita tayo. Hindi mo kailangan iwan yung business mo kasi magagamit mo yan dun sa football mo. Pag-support. Yes. So. Okay, so ingat kayo lahat. God ingat, bless. Coaches. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you very much.
Thank you all. Yes, football live viewers natin, pasensya na sa pag off pero thank you very much sa inyo and see you sa next episode. Okay, so Coach thank you very much again for staying tuned. Yes, may mga problems but andyan pa rin kayo. So next week at saka sa inyong tatlo, merong pasabog na lalabas sa Football Life. At kayong mga licensed coaches, you have to watch that episode. Okay, so it was a mandatory. You are not gonna miss that one. Okay, so again, thank you very much. And thank you for Decathlon Alabang for always supporting Football Life. Again, good night, everyone. Good night. Boom! Pwede nang kumain. Thank you. Okay, good night. Pwede nang... Brownies. Na yung course. Brownies, Emil. Brownies. Pwede sige, Coach. Bye. Yes. Magbabike na ako. Wala nang brownies dito. Okay, ingat. Sige, sabihin niya. Thanks, Coach Alice and Coach Mike. Thank you.